kung ba't ang daming proud maging kapatid. Maraming Pilipino ang nilapas tangan, hirap at sakit kanilang tangan-tangan. Pinaglaban sila ng walang alinlangan, dahil sa'yo ay nabigyan ng katarungan. Lahat kami nagpapasalamat pa ulit-ulit, dahil sa'yong pagmamahal at pagmamalasakit. At laging tandaan no, need to say na sana all, meron tayong rapi tool pong handa tayong pagtanggol. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, Rapi Tulpo. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, Rapi Tulpo. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, idol. Magandang hapon mga kapatid and welcome po sa ma-action edition ng Wanted sa Radyo ang Gagampi ng mga inaapi. At ngayon po mga kapatid ay April 12, 2024. Ngayon po ay Biyernes. Ako po si Shari Roman at mga kapatid, babati na po at makakasama po natin ang alas 4 ng hapon at ni JV Bernardes ng AXIAS Party List sa tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Magandang hapon po. Magandang hapon din sa iyo, Shari, at sa lahat po ng mga nakikinig, nanonood at sumusubaybay dito sa ating programa. Ayun, okay. And syempre ito, Atini, simulan po natin ang ating programa sa tulong kung saan si Sir Leo Tenoria po, na 84 years old na, Atini, okay, ay galing pa po ng Baras Catanduanes. Lumuwas pa po siya pag-awi po dito ng Manila para po humingi ng tulong sa ating tanggapan na siya po ay maipa-check up po yung kanyang mata, Atini, dahil ito daw po ay nanlalabo na daw po at kung saan ay mapatingin, kung possible daw po na kayang mapasalamin natin. At meron tayong video, panoorin po natin. Leo Tenoria ay humingi po sa inyo ng tulong na pagkaroon sa amin ay malabo ng ating samata. Maraming salamat po. Ayun. Si Tatay Leo. Ayan nga, Shari, no? So pagpasok nga po ni Tatay sa studio, eh nahalata na natin, Shari, no? Malabo na nga talaga yung mata po ni Tatay. Yes po. Tatay, magandang hapon po sa inyo, no? Sa inyong lahat. Ayun po, nakita po namin yung inyo pong panawagan. Gusto lang din namin pong malaman, nanggaling pa po kayo sa Catanduanes. Opo. Oh, sino po yung kasama nyo papunta dito sa Metro Manila? Ako lang, sir. Ako lang, sir. Ah, kayo lang po? Mm. Wala. Nakisakay lang ako sa bus. Pero nagbayad man ako. Mm. Ayun. So, pumunta po kayo, lumakbay kayo papunta ng Metro Manila para mapansin at mabigyan na ng tulong si Tatay. Opo. After po nito, Tatay, kayo po ay babalik na sa Catanduanes? Oo, pag natapos, sana kung nabigyan ako noong isang araw, talagang abala ko, uwi lang talaga ako, wala man akong bahay ditong. Okay. May pamilya pa po ba kayo, Tatay? Mayroon akong pinapaaral na 10 taon, 5. 10 years old na bata, ano ba, apo po ninyo yun? Apo ko pinaiwang, iniwangan ang kulalo sa kapitbahay ko. Ang attorney kasi diba siya po ay lumuwas pa po from Catanduanes si Tatay. Mm-hmm. So pinagstay po namin kayo, Tatay, sa hotel, attorney. Kasi wala po talaga siyang matutuluyan dito. Talagang ang sinadya niya lang po sa Manila is yung paghingi lang po ng tulong sa atin. Ayun. Apo. Oo, kawawa naman si Tatay no, pag dyan pa talaga. Ang init-init ngayon, Shari. Yes po. At ito po na ikwento lang din po, Tatay, kung tama po, no? Mm-hmm. Si Tatay po, ang kasama niya na lang po sa buhay, ito po nga kanyang apo na 10 taong gulang lamang po. Ayun, na-mention nga po kanina ni... So, asan po itong apo ninyo, Tatay? Iniwan ko muna doon sa kapitbahay, nag-aaral mo ng grade 5 ngayon. Okay, okay. So, Tatay, matanong lang din po namin, no? Opo. So, kamusta po yung paningin ninyo? Ano na po yung pang-araw-araw na experience ninyo? Ang may difference ninyo lang sa akin itong kaliwa. Kasi, pag aliwa may litra, kung may babasahin akong litra, pag mali talaga hindi ko na makikita. Yung kanan ko medyo ayos pa. Kaliwa lang. So yung kaliwang mata po, yung talagang nagkakaproblema, kumbaga? Oo.
Okay. Sige po, Tatay, no, narinig po ni Senator Raffy Tulfo ang inyong panawagan at ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. At ang aming pong tanggapan ay ire-refer po kayo, no? Ipapatingin po natin ang inyong mga mata para mabigyang lunas, no? Or kung kakailanganin ng anumang tulong, salamin or ano paman, iyon po ay ibibigay po sa inyo. Pero Shari, opo, para mabigyan siguro natin ng initial na examination, yes, kausapin po natin ang ating clinical optometrist. Yes po. Meron pero, ba? Opo, pero habang inaantay natin si Dr. Lim, Marie Chris Lim, Tatay, ano po ang trabaho niyo po, Tatay, sa Baras Catanduanes? Wala po na po, madam. Ay, wala na po. Pero dati po, sir. Dating farmer. Farmer po kayo. Ano pong sinasakan niyo, sir? Nagtatanim ng palay, nagtatanim ng abaka dahil anak buhay naman sa Catanduanes. Yung hanap ko ay abaga talaga. Apo. Nasaan na po ang misis, ang mga anak? Ang anak ko dalawa lang, isang babae, isang lalaki, pero may mga asawa na. Yung isa na lalaki ko nagpunta daw yun, di ko man alam kasi, nasabi na balita na asa Iloilo daw siya. Sama yung naging kalibin, hindi ko man alam. Ah, so hindi niyo na po, Tatay, nakakausap yung mga anak po ninyo? Matagal-tagal lang hindi ko nakakausap kasi wala naman akong cellphone. Saan po kayo, Tatay, kumukuha ng pang-araw-araw? Mayroon akong kapatid na medyo may ano man sa konting kabuhayan man. Hindi man ako pinapapabayaan. Opo. Kaya iba naman na ano, tumutulong din. Mga taong mabait din. Ah, so may mga kapitbahay din po kayo na tumutulong oo sa inyo? Oh, okay. Sige ayun po. At Tatay, kailan po ninyo huling napa-check up po yung mata po ninyo? Hindi pa ako napa-check up. Ni minsan po, Tatay? Wala pa po. Hindi. Kailan pa po nagsimulang lumabo, bago, Tatay? Bago lang ito. Ah, ngayon-ngayon lang? Mga ilang buwan pa lang. Okay, so mabuti po no, na ngayon pa lang maipa-check up na natin, Shari, para kung may kakailangan, agad-agad din nating malunasan, hindi mapatagal, mapabayaan yung inyo pong karamdaman. Okay. At Tatay, inaantay lang po natin yung doktor na maaari pong tumulong po sa inyo. And then, of course, Tatay, ang AXIAS party list po, ang tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo din po ay nakaalalay din po kung may mga kakailanganin po kayo ng mga medical. Maganda rin siguro, Attorney, no, na mapacheck up din po natin si Tatay. Opo, oo, lahat na po ng inyong karamdaman, kung meron po kayong iniindang sakit, hindi lang po sa mata, maaring sabihin nyo na lang po para may refer po namin kayo sa mga eksperto natin po dyan. Opo. Opo. Okay, ito po, makakausap na po natin at yun si Dr. Marie Chris Lim, ang clinical optometrist po ng Your Eye Screeners. Magandang hapon po, Dr. Lim. Yes, good afternoon, Shari. How are you? Ayan po. Dr. Yes, Lim, magandang hapon po muli. Kasama po natin si Attorney JV Bernardes ng AXIAS party list sa tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. At may ilalapit lang po sana kami, opo, Doc. Opo. Magandang hapon po, Dr. Marie Chris. Kasama po yes, kasi namin ngayon po, Attorney. Dito sa studio po si Tatay Leo at pumunta siya po sa amin kasi lumalabo na daw po yung kanyang kaliwang mata. At base po sa aming pagtatanong, parang neto-neto lang naman na lumabo yung kanyang mata. Kaya sana ma-refer namin po sa inyo, matignan po natin, mabigyan natin ng lunas. At kung kakailangan ng salamin, bibigyan po natin. Yeah. Matanong ko po, ilan taon na po si Tatay Leo? 1940 ako pinanganak. 84 po. Ah, 84. Sige po. So recently lang po ba lumabo ang mata nila? So ganito, mas maganda po makabisita po kayo sa ating klinika para ma-check natin thoroughly to have a comprehensive eye examination para malaman natin kung anong problema ng mata, kung ito ba ay para sa salamin or baka meron na ho kayong katarata, matutulungan din namin kayo sa anumang paraan para mapalinaw po natin 'yan. Ayun, Tatay. Narinig nyo naman po. Suki po tayo, Tatay, kay Dr. Lim sa kanyang clinic po. Sasamahan na lang po natin na Dr. Lim sa inyong tanggapan po, no? Yes, sure po. Asahan niyo po. I-schedule po natin kung kailan sila makakarating. Then, i-check upin natin siya. Okay po. Ayan. Maraming salamat po, Dr. Lim. Salamat po, Dr. Yes. Yes po. Salamat din po sa inyo.
sa inyong dalawa ni Ma'am Shari, attorney. Ayun. Salamat po. Si Dr. Mary Chris Lim, ang clinical optometrist po ng Your Eye Screeners. Maraming maraming salamat. Suki natin yan, attorney. Oo. Palagi po talagang tumutulong sa atin si Dr. Mary Chris Lim. So, si Tatay, baka gusto niyo pong manawagan din po sa mga anak po ninyo na kung sakali kasi Tatay, hindi niyo na po nakakausap. Baka nga, Shari, hindi pa alam nung kanyang mga anak yung sitwasyon ngayon ng kanilang tatay. Eh, wala din pong maibigay sa amin si Tatay na contact number. Gawa po nung wala daw kong cellphone si Tatay. So, Tatay, baka gusto, ano pong pangalan? Baka na nakikinig or nanonood po sila, Tatay. Ang Iloilo daw, mapakinggan daw, no? Tatay, buong mundo po naririnig ang programa ni Idol Rafi. Tatay, hindi lang po Pilipinas. Sige po, Tatay, go ahead po. Anak. Banggitin niyo po yung pangalan. Alan, andito ako sa Sir Arapitol po, Idol. Humingi ako dito ng tulong para sa aking mata na medyo malabo na. Kung nasaan man kayo ngayon, andito ako sa Idol Rafi. Opo, Tatay, ano pong pangalan? Alan po, and? Ang ano? Ano pong pangalan, Tatay, ng anak niyo? Alan. Alan lang po? Isa lang po ba? Yung anak ko babae. Ano pong pangalan ng anak niyo pong babae? Risa. Alan at Risa. Opo, si Alan Tenoria and Risa Tenoria. Tama po ba? Okay. Sir Alan and Ma'am Risa, ang inyo pong tatay ay wala pong cellphone. Si Tatay po ngayon ay halos mag-isa lang pong namumuhay sa Baras Catanduanes kasama po ang 10 taong gulang na apo. Kanina niyo po apo itong yung kasama niyo po ngayon, Tatay? Kay Alan ko. Kay Alan. Kailan niyo po ba huling nakausap si Alan, Tatay? Noong pang mga ilang, siguro mga kalating taon. Ah, gumagawi naman po ng Catanduanes, Tatay? Hindi, kung medyo na kakaroon siyang pira, medyo nagpapasaglit din. Nasaan po ba sila ngayon, Tatay? Yung isa po nasa Iloilo. Yan ang nasa Iloilo. Si Sir Alan po. Yung babae po, sir. Andyan sa Bulacan. Hindi ko pa nakapunta doon. Sa Bulacan po. Kailan niyo po huling nakita yung si Risa? Tagal siguro mga taon na. Magdadalawang taon na. Alan at Ma'am Risa, baka mabisita nyo rin po ang inyong tatay. No? Mm-hmm. Kasi yung 10 years old na anak po ni Sir Alan, yung kasama niya ngayon. Sige, Tatay, ganito po. Pansamantala po, Tatay, bibigyan na din po namin kayo ng tulong. Kakausapin po namin kayo kasi kung maaari po, maipa-check up po natin kay Dr. Mary Chris Lim at ilalapit po natin kay Congresswoman Jocelyn Tulfo of AXIS Party List, Tatay, yung mga ilang tulong medical po ninyo at kung sakali man po na maipagamot na natin, pamamasahihan po namin kayo ulit pa uwi po ng Baras Catanduanes. At kung maaari, magbibigay po kami ng konting tulong, Tatay. Ano daw kung pwede na matulungan ako ng kunti lang nakabuhayan na pang sarisarister lamang na babay na ako. Sige po, pag-uusapan po natin yan, Tatay, sa kabilang kasi hindi na ako nakapagtrabaho. Yun nga po, Tatay. Para meron namang konting pagkakitaan si Tatay sa pang-araw-araw. May 10-year-old pa pala siyang kasama doon sa Baras. Bakit po naiwan sa inyo, Tatay, yung anak po ni Alan? Anong ganyari niyan? Hindi naman tunay na asawa. Parang kalibin lang sila. Okay, Tatay. Baka ibang story na yun, Tatay. Iba na yun, Tatay. Pero, kumbaga, iniwan po sa inyo or... Yung ama, asa kanya yan. Tapos, sabi ng anak ko, yan ni Alan, niya pa, hindi naman yan nagsabi, mag-abroad daw sa Japan, sabi. Ang sabi nito ang anak ko, ngayon, huwag ka na ngayon magtrabaho, alagaan mo lang daw niya si itong anak natin at pagpadalak bambuan. So parang iniwan po kay Alan nung nanay. Tapos yung si Sir Alan po, habang nagtatrabaho po, iniwan po sa inyo yung bata. Ito, tanong sabi nito ang anak ko, hindi nga nagtatrabaho nung yung bago pa lang. Itong anak ko, naghihintay nga ng padala ng kanya itong kalibin niya. Sabi, buwan-buwan magpapadala. Na isang buwan na nakalipas, wala. Okay, hanggang kahit takes, wala.
Hinintay pa ang pangalawang buwan. Si Alan po nagbibigay po ng ano? Nagbibigay bata. Meron naman. Nagbibigay din kumitaan. Okay. Okay. Sige po tatay, so, ha. Tatay, no? So, ibibigay po namin po yung inyong pong ipinanawagan. Mm-hmm. So, tatay, nakikinig po si Senator Raffy Tulfo at si Congresswoman Jocelyn Tulfo ng ACCIS Party List. Ano po, baka po may mensahe po kayo sa kanila? Masabi na ako. Nakikinig sila tatay. Sir Idol Rapis, humihingi po ako ng konting tulong sa inyo. Na meron na bigyan mo ako ng pang sari-sari store lamang na ano, malit na tindahan. Yun lang, wala na. Opo, sige po. Sige tatay, kakausapin po namin kayo sa kabilang studio ha. Tapos ipapaayos po natin, ipapagamot po natin yung inyong mata tatay. Okay po? Salamat po tatay at magandang hapon po. Thank you sa lahat. Opo. Kay Idol tsaka kay Congresswoman Jocelyn Tulfo tatay, mag-thank you po kayo. Thank you madam. Madam, ano yun? Jocelyn Tulfo. Thank you, salamat. Idol Rapi, thank you. Ayun. Thank you, tatay. Magandang hapon po. Ayan. Si tatay Leo Tenoria. Mm-hmm. Ayan po. So, si tatay talagang pumunta pa dito, no? Ah, lumuwas para pa. Lang... From Catanduas. May tungkol niya ako. May tungkol na rin si tatay. Kaya inaalalayan din po ng staff natin kasi malabo na po ang kanyang paningin. Pero syempre, hindi po natin basa-basa pwedeng bigyan din ng kung ano lang po yung gusto ni tatay. Dapat yung swak na tulong talaga sa kanya. Kaya, sagarin na natin, kumbaga. Okay, kasi ito yung habang nire-ready natin yung next case, kapag si Idol po ang nagsasabing tutulong, papadala po siya ng reporter, papa-assess po muna namin. Yes, right. Kasi baka mamaya, yung ipatayo nating tindahan, hindi magtagal ng isang linggo dahil laging inuutangan ng mga kapitbahay, di ba? At yun, so... Opo. Okay, ayun. Ito po, meron tayong susunod din na makakasama sa studio, si Nanay Flory Rose Talastas. 97 years old na po siya mga kapatid. At siya po ay gumagawa ng beads o yung mga bracelet. Ayan. Nanay, gustong-gusto ko yan. Ayan po, lumapit po siya sa atin mga kapatid para po makahingi po ng tulong para po sa pambili po ng kanyang maintenance medicine po. At meron tayong video, panoorin po natin. Ayan, magandang hapon po, Nanay Flory Rose. Yes, ganda po sa inyo, sir. Ayan po. Nanay, so pumunta po kayo sa amin. Kayo po ay humihingi ng tulong para sa inyong mga maintenance. Yes po. Opo, ano po ba yung inyong mga karamdaman, Nanay? Ang aking pong karamdaman ay yung bang buto, yung spinal cord. Opo. Hindi ako makagalaw pagka hindi ako nakakainom ng gamot. Ang mahal-mahal ng gamot ko, ang isang tableta sa mercury ako nabili. Hindi ko naman kailangan ng pera. Gusto ko gamot lang. Sila na ang bumili. Yung maintenance po talaga. Maintenance po. Para naman so, sa looban ng mga kalahating tao sana ako pwede para matagal naman ako makabalik. Hindi pwedeng araw-araw hingi ako ng gamot. Opo, opo nanay. So sa buto pala, Shari. Yun lang po ba nanay ang inyo pong maintenance? Oh, marami po na di po yung aking mga ano. Kaya lang, yun lang ang pinakamahigpit. Nakabili naman po ako nandito na lahat ng aking gamit. Yung mga katulad po ganito, laboratory. Oh. Laboratory para saan po ito nanay? Ito na yun ang aking gamit. Pero hindi ma'am, ang gaganda naman. Ma'am. Ay, salamat po. Maraming salamat, nanay. Ito po ay para sa ang sakit, sa ang maintenance niyo po ito, nanay? High blood? Sa mata yata yung x-ray sa okay akin. Po. Mata, at saka sa ano... Sa buto. Sa buto po, nanay. Ito nga, no? Dito, Shari, nakita mo naman, may pitong mga iba't ibang gamot.
Oo, yan. O Sartan, siguro magpo-provide niyan si Attorney Aina. Madumi si Attorney Aina. Shari, yun ang number one sa listahan. O Sartan, nanay. Tsaka yung puso ko natibok-tibok. Baka gusto nang ano yun. Natibok-tibok siguro lang. Siguro kailangan natin ipa-check up na rin, Shari, si nanay. Opo, ito para nanay. Po sa iba pa po ninyong mga nararamdaman. Nandiyan po lahat ang aking mga gamit. Nanay, mas maganda siguro ito. Hindi bago tayo bumili, nanay, ng mga gamot po ninyo, ay ipapa-check up po natin. Yes, nanay, opo, ma'am. Ito po. Opo, kasi nanay, yeah. Mahirap yan, nanay, kasi mukha, baka matagal na po ito. Matagal na nga yan. Opo. Baka hindi na po yan yung kailangan po ng katawan po natin, nanay, lalo na po tayo ay 97 years yes, old. Yes, ma'am. Paano nyo pong, ano po yung kinakain nyo, nanay? Ano po yung, gulay lang po, ma'am. Gulay lang talaga. Gulay, tsaka isda. 97 years old, attorney. Yan yung sikreto, opo eh. Tsaka magang matulog. Nanay, taga saan po pala kayo? Ako po ay taga Quiapo. Sa isa nga, ma, sir, pilibang batin ko yung mga taga Quiapo. Opo, nanay, marami tayong listeners dyan, nanay. Ay, uy, sabi ko yung alas dos sa upo ko, kaya nakatune agad sila sa alas dos. Ay, ako'y sinala ngayon, oh. 2:15 na. Opo. Opo. Ay, naabangan po kayo ngayon sa Quiapo. Ay, yung mga taga-Quiapo po, ayan na nanonood. Taga-Quiapo, kumusta kayong lahat? Ako nandito si Nanay Rostalasas. Kaya ay, malapit ang birthday ko sa April 20, sa Sabado. Imbidado kong lahat ang barangay, pero wala akong handa. Oh, ayun. Actually, attorney, hindi natin alam at hindi sinabi ni nanay na birthday niya. Ngayong Sabado, tama ngayong ba? Ngayong Sabado. Sabado, sa April 20 na Sabado. April 20. Sa susunod, opo. Opo. Pero nanay, hindi na natin naantayin doon. Mamaya nanay, may bibigay lang kami sa inyo. Pero nanay, bago ang lahat, paano niyo po natutunan gumawa niya, nanay? Kasi ako, nagawa din ako niyan, pero putyo-putyo lang. Ay, hindi, ma'am, ito na kuhang ko na, kasi primero, pandemic. Opo, nanay. Ako ay nag-seminar sa DSW Deligarda. Opo. Binigyan ako ni Ma'am Ercio sa third floor ng capital na 15,000 cash. Pinamili ko ng mga beach. No, ako'y naka-provide ng ganun, nilatag ko sa tabi ng bangketa. Opo. Nagustuhan ng tao, dumami. Patingin nga po, nanay. Dumami, ma'am. Ito, ma'am. Ito yung mga gustong-gustong ginagawa. Kasi nanay, nakaka-relax po gumawa nito, nanay, no? Yes, ma'am. Yan, ma'am. Nanay, kaya lang, nanay, hindi po kasya sa nakot malaki po yung aking ano, kamay. Lalagyan natin ng ano, double. Apo, ito. Ito yung mga ginagawa. Magkano po ninyo binibenta? 25 pesos isa. 25 pesos? Pag pero, ikaw ang gagawa at may pangalan mo, 45. Ikaw nanay, ang gagawa. Nanay, dapat po ginawa nyo na po ako. Nilagay ay, niyo po siya. Malalami kasi mga kasi mahilig ako dito, nandun. Nanay. Pwede ko po bang bilhin ito? Ay, upo lang. Sana pagkawin. Kaya lang, nanay. Pagkawin na raw ni Shari, nanay. Pagkawin ko ito, nanay. Pero nanay, hindi po kasya sa akin. Oo nga, ipamigay mo na lang. Oh, pinamigay mo lang. Bibigay ko po sa mga staff po ng wanted sa radyo. Ayun! Para pare-parehas po kami, nanay. Unang-unang bigyan mo sa wanted sa radyo si ano, si Ronnie. Yung may buntot dito. Yung may buntot dito. Ah, si Ronnie sa baba. Oh, Ronnie sa baba yung laging nagdadala sa akin. Opo, opo. Si Ronnie po yung nag-wheelchair sa inyo. Saga. Apo, Gonzaga, nanay. Opo. So ito, nanay, kung bibiling ko itong tatlo, magkano po ito? Sana, libre na lang yan. Hindi, nanay. 75 pesos po. Lahat, lahat po, nanay. Ilan po ba yung meron kayo ngayon dyan? Ito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na 25. Oh, nanay, mahina tayo mahina sa math. Mahina tayo sa mathematics, nanay. O, oh, 175, nanay. Opo. Bibilin ko lahat yan. Ah, sige, ma'am. Meron ka pa ba dyan, nanay? Meron pa, sir. Dami pa. Ay, ganito na lang. Panagay pa sa one piece, ma'am. Nanay, pati po yung tanggapan po ni Kong Jocelyn po sa AXIS party list, o-order po sa inyo, nanay. Yun. Opo. Tapos, nanay, o-order din po yung mga taga-Senate office. Yes. Opo, nanonood yung mga taga-Senado ngayon at saka yung mga taga-Congress, marami nang o-order sa inyo. Ang ganda, nanay, oh. Salamat. Gagandahan ko pa lalo. Bibili pa ako ng mas magandang beach para special. Opo. So ganito, nanay. Pupunta kayo, mag-ready po kayo, nanay, ng mga ganyan, ng beads, nanay. Bibilin po ng mga taga-Senate tsaka office po ni Kong Jocelyn.
sa AXIS po, opo, bibilin po lahat lahat ng staff po namin doon sa Congress. Ay, galing siya. Antuwa-tuwa. Magkano po na na yung kinikita niyo po sa araw-araw sa pagbebenta po nito? Mga 1,000 plus. Every day. Every day? Yes. Oo. Dami rin pala, Shari. Kaya lang, may pinapag-aral, may tinutulungan akong apo ko na iniwanan ng nanay na grade 3 pa lang iniwanan na, nag-asawa ng ibang nanay niya. Opo. Patatlong asawa na yata yun. Kawawa mo itong apo kong dalawa. Ilang taon na po itong apo ninyo? 18 na ngayon at saka 15. Ah, sumula grade 3. Nasa akin po yan. Nasa akin po ang pangalaga. Grade 9 na siya ngayon. Si Rans Vitalastas. Piborito kong apo yan na magaling siya mag-ano. Top 5 pa siya, sir. Top 5. At sinutulungan ko. Kahit panging sa akin. Maliban po nanay dun sa nanay, asan po yung isang magulang? Yung tatay hindi ko na. Yung akin po lalaki, yung tatay nila, nandiyan sa akin nag-alaga ng baby. Oh, pero nanay, 97 na po kayo, nanay. Na kung maaari po, sana kunin niya na po yung anak niya kasi hindi rin maganda at yun yun. Parang kay tatay kanina, dapat parang po. Parang iniwan din yung apo. Opo. Ganun din yung nangyari doon kay tatay kanina. Pier. Oo, kay dapat tatay nanay, Leo. Dapat nanay, ano niyo na po sa anak po ninyo. Dapat ngayon, nanay, nag-e-enjoy kayo ngayon at may mga maintenance na po kayo. Makapag-enjoy ako, ma'am, sir, pagka graduate na ito si Rans. Paboritong apo talaga. Oh, yung pundalwang apo ko, graduate lang, matutuwa na po ako dahil kahit siya magtrabaho, may diploma siyang panghawakan para siya ay makatrabaho. Eh pag wala siyang diploma, hindi sila makapagtrabaho. Opo. Ito nanay, saglit lang po, no? At yun yung makakausap po natin, yung anak po ni Lola, si Sir Rowel Talastas. Ayan, magandang hapon. Rowel? Sir Rowel, magandang hapon po. Anak ko yan, yan. Okay, katulong ko sa bahay, bait yan. Opo. Naawa ako nga dyan, yan. Gusto kong tulong. Nagkasakit nawala ata sa linya si Sir Rowel. Naputol, nanay. Naputol. Ang gusto ko, nanay, may retainers pa kayo, nanay. Ay, malandi ako nung araw. Ang ganda ng retainers yun, nanay. Saan po galing yan? Kasi engineer po ang asawa ko. Ano po? Engineer asawa ko, yung tatay ni Rowel. Eh, namatay na. Isa-isa lang anak namin yan. Kaya sabi ko nga, Rowel, kung nag-aral, sana kahit anong grade mo, kahit abogado. Ay, ayan. Sir Rowel? Ano po? Opo. Sir Rowel, andito ang inyong nanay, si Nanay Flory Rose. Opo. Opo, at naghihingi lang po sana ng tulong sa tanggapan po ni Senator Raffy and ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Hello, Sir Rowel? Hello po. Apo, hello? Hello? Apo, si Rowel na po ba ito? Apo. Apo. Sir, may nais po ba kayong sabihin sa inyong mami? Si Nanay Flory Rose po. Alagaan niya lang po yung sarili niya. Ano po? Alagaan niya po sarili niya. Lumabas pa sana siya matagi. Lumabas pa po sana siya. Lumabas pa sana buhay niya. Ayun, nanay, humaba pa daw po sana ang buhay. Oo nga, yun nga. Mabay sa katulog. Yan. Nagkasakit na hospital nga dahil dito sa bato. Okay. 1 week lang yan eh, nagumaling eh. Binigyan ko 1,200 dyan si Rowel. Kaya paypayat, kala mo mukhang adik. Uy, nanay! Nanay, huwag naman! Anak, pasensya ka na ha. Yan eh, nasabi ko dahil ayaw ko magpataba. Sabi ko, gusto ko maluog. Wala na ako magiging kasama, kakay-akay. Kung wala ka, ikaw wala kasama ko, din isa kaya po. Sabihin niyo, nanay, I love you, nanay. Kay... I love you, anak. Ito. Well, siya ka na. Sabay po. Nag-aalaga ka ng anak mo? Hindi po. Papay nga lang po, kasi mamaya magtutulak ulit ako ng karikon. Sige. Oh, thank you, Toya. Andito ako po. Kay Rappi. Ako, ingat po, ingat. Opo, sige na, Toy. Sige po. Ang sweet naman. Nanay, sweet po talaga kayo, Nay, no? Alam lang, oo, kung may sumay tupak yan, pag huwag sa akin pira yan, ay, mahingin ang pangkapi yan. Kahit ako may rumadamot ako,
ayaw kong bigyan eh, nagagalit. Kasi wala lang pamasahing yung pa. Okay. Sige, nanay. Alam niyo po, natutuwa po kami ni Ate JV kasi nasimulan po yung aming programa na isang masayahin. Ah, yes. Opo, kanina si tatay, ngayon naman po kayo. Ang galing naman. Salamat po, nanay. Yeah. Bibilin ko po ito. Kaya lang, nanay, masikip po talaga. O, oh, yeah. Dadagdagan ko pa, sir. Gusto mo, nanay, yung may pangalan ko, nanay. Ha? Yes, ga. Kahit pati po kay Atty. Yeah, JV. Lista mo, mami, yung pangalan. Lahat. Nanay. Yung lahat ng staff ng Senate, ng AXIS dyan sa Congress, ilista na natin yung mga pangalan. Para customize yung bracelet. Ilan ba ang pangalan na? At ililista yun. Siguro mga 12, 15 rin, mga tao doon. No? Yun. Tapos dito pa lang sa studio. Si Romelo yung katulong ko, galing gumawa yan. Yan nanay, ang katulong ko. Itong isa, pwede ba remembrance na? Pero yes. Babayaran ko, nanay, ha? Ito lahat kasi nanay masikip. Eh, remembrance lahat yan eh. Ito, nanay, remembrance mo na sa akin. Yes. Ito rin ulit sana. Binuli mo pa eh. Inanay, masikip po. O, gagawin ito. Eh, bakit pag napakain na naman po tayo ng buffet mamaya, eh, baka sumagot. Nakakatawa si nanay. Ano po? Ilista mo yung pangalan mo na. Opo, nanay. At saka si sir. Opo, nanay. Para lagi kong maalala. Ako dalawang letra lang naman, nanay. JV lang, nanay. Letter. Ito, nanay, tatlo lang. Tin. Yun. O kaya tatlo, tintin. Gali, tintin yan. Po. Yan po yung mga tumutulong na staff sa inyo sa baba. Oo, sa baba. Ang pinakamagandang tulong sa akin, inahila ako ni Ronnie. Ronnie, alam mo, wanted ka talaga kay nanay. Tsaka yung si Ronnie, may buntot dito sa taas. Sino ba yun, si Ronnie, si Tor? Oo, oh, yung may... gusaga, may parang lalagyan ng ibon. Ah, okay. Sige, ha? Okay. Nanay, ganito po. Since natutuwa po kami sa inyo, nanay, at next week po ay birthday niyo na. Yes, ma'am. Opo, bibigyan lang po namin kayo ng konting regalo lang po, nanay. Yes, itwantuwa, okay. Ma'am, ako sa inyo. Lahat ito. Sana si Seraph, hindi ko makita. Nanay, kasi po si Idol, meron lang pong importanteng nilakad. Ay, pero kaya... nanay, nag-message naman po si Idol Rafi at saka si Congresswoman Jocelyn Tulfo. Yun. Dapat i-all out po ang tulong po sa inyo, nanay. Ayoy, galing. At hindi lang po dyan, lahat po ng mga lumalapit po sa... Nakamonitor po si Idol Rafi, pero bago ang lahat, nanay, ito po. Nais lang po namin kayong... I-greet ng happy, happy birthday. Ayan. Sana hindi namatay yung ating nanay. Happy birthday, nanay. Ayan. Nanay, mag-wish mo na po kayo. Wish mo na po kayo. Ay, wag na, nanay. Baka matalik. Secret lang natin. Opo. Ayan, happy birthday po, Nanay Tori Rose. Happy birthday. May balloon ka pa, nanay. Balloon? Ay, ako'y lagi naging baby na. Baby lang yan. Po. Ayan. Ayan, nanay. Pero nanay, kami po dito sa Wanted sa Radyo, si Attorney JV, si Congresswoman Jocelyn Tulfo, si Senator Rafi Tulfo po, nanay, ay nagwi-wish po sa inyo ng happy, happy birthday. Ay, nanay. Thank you very much, sir, sa inyong dalawa. Opo, salamat happy po, nanay. Paumpis ang regalo pa lang po yan, nanay, ha? Opo, sabi na po kanina ni Shari, tayo po ay magpapa-check up, no, sa lahat po yes, ng inyong karamdaman. Ito, no? At para sa po sa lahat ng mga kakailanganin yung lunas o mga gamot, yan po ay ibibigay po ng Wanted sa Radyo sa tanggapan ni Senator Rafi Tulfo at ng AXIS party list ng tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Nanay, nakikinig po si Senator at si Congresswoman Jocelyn Tulfo. Baka may mensahe po kayo sa kanila. Ang mensahe ko may thank you, libu-libong thank you, sir. Ang bait-bait ninyong dalawa. Wala na pa akong masakabi sa tulong nyo. Sana po lahat ng tao natutulungan nyo, ganyan na maparating sa inyo. Bago po ako pumanaw, sir, gustong-gusto ko kayo makita personal dahil ako'y 97 na, sir. Kaya ako'y lakas ang kulaan loob ko na pumunta rito sa inyong tanggapan dahil ako'y humingin ng tulong. Ay, ako po'y lubos na pinagpapala ni Diyos na nakarating dito sa inyo. Salamat po, ma'am, sir, sa inyo. Thank you.
Ayun. Nanay, sa mga nais pong bumili po ng beads po ninyo, yung mga bracelet, saan po nila kayo mahanap? Ako'y matatagpon niyo sa Ligarda, DSWD. Nakalatag lang to. Every month, Lunes hanggang Wibis, ando doon ako. At pag Biyernes, nasa simbahan ako ng Quiapo o kaya nasa Marikina. Kaya kayo inangyayahan ko, dalawin naman ninyo ako lahat doon ng buong mundo. Ay ma'am, alam mo, nag-viral din ako sa buong mundo. Hindi ko alam na ako pala ay nasa Canada na. May nag- hindi ko alam na. Nag-trending ba si nanay? Nag-trending na ako sa Canada. Ang pangalan niya ay Francine. Ah, baka madami you know, po ang naghingi. Oo, nakita na niya. May nagpunta rin sa akin na sabi, nanay, huwag ka na daw magtrabaho. Ah, sabi ko, bakit? Ito yung regalo sa iyo. Taga-Quiapo ba ito? Hindi. Sinuot yun sa tainga ko yung ano. Sabi ko, bakit? Ah, kinausap po kayo, kinausap nanay. Kinausap ako, lagi ako dito. Ang nagdala sa akin ay estudyante ng CAU, taga Cavite raw siya. Opo. Dinalan ako ng 5K. Ay, nabuklatin ko. 5K nga, 5,000. Okay. Ayan, ay, sobra. Marami talagang natulong kay natutulong. Nanay. Oh. Anyway, nanay, maraming salamat po, nanay, ha, sa pagtiwala po kay Senator Raffy Tulfo. And nanay, ito po yung cake po ninyo, nanay. And idadaling ko lang doon. Opo, nanay. At pagkakain ko doon sa mga taong nagmamahal sa akin. Opo, nanay. Sige po, tapos nanay, antayin niyo po yung tawag ng aming reporter para kayo po ay mapacheck up at yes, maibilan po natin yung mga maintenance po ninyo. Sa tulong din po. Opo, nanay, kakausapin po kayo ng staff natin. Hindi po, nanay, mag-wheelchair po kayo. Ayan. Salamat po si Nanay Flory Rose Talastas. And again, nanay, happy birthday. Yes, po. Ma'am. Sa inlalo. Ayan, thank you po. Lilis sa mga pangalan niyo po. Salamat, nanay. Ayan, magandang hapon po. Nakakatuwa yung mga gantong lumalapit sa atin ng tulong. Masayahin pa din. Yes, yeah. Ayan. Thank you very much, nanay. Magandang hapon po. At in fairness, maganda pa yung pandinig ni nanay. Opo, sa edad po niya na 97 years old. Opo. Though yung mga ilalapit po natin dito, ulitin ko lamang po, ay naipapa-background check naman din po natin na isa nga po si nanay talaga sa mga base po sa barangay niya. Indigent po sa mga nangangailangan po talaga ng tulong. Ayan. Okay. 2:36 po ng hapon at magbabalik pong Wanted sa radyo pagkalipas naman po ng ilang paalala. At ang oras po natin, mga kapatid, ay hatid po sa atin ng Move It Discarding Tapat and Family Rubbing Alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa and pagoda air freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. And mga kapatid, mapapa summer ride and drive pa more ka talaga with your family and barkada when you win 20,000 pesos worth of fuel for 4 wheels or 10,000 pesos worth of fuel naman po kapag motorcycle. And mas pinasaya po ang summer trip dahil may bonus po kayo na prizes na 3,000 pesos food vouchers and 5 customized choices for your group. At hindi lang po isa ang mananalo kada buwan, kundi apat, mga kapatid. To join, download the Clean Fuel Rewards app and use it whenever you gas up. The more you gas up, the more chances for you to win. At magbabalik po ang Wanted sa radyo, mga kapatid. Diyan lamang po kayo. Pinarangalan ng PMA bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Binatilyo pa lang ako noon, madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang Family Rubbing Alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban, kaya ito ako ngayon. Isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Kamote! Kamote naman. Try mo to. Ha? Umura naman! Dito ka na sa mapapamura ka talaga. Move It.
Discarding tapat. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kamote! Kamote naman. Try mo to. Ha? Umura naman! Dito ka na, sa mapapamura ka talaga. Move it. Discarding tapat. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Maging handa para sa El Nino. Gamitin sa tamang paraan ang pag-iimbak at pagtatabi ng tubig ulan. Bawat patak ay mahalaga. Maging handa sa panahon ng tagtuyot. Ang El Nino Advisory ay mula sa Pag-asa at Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Orinsyang Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, pilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Idol. Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. 2:43 po ng hapon mga kapatid at nagbabalik po ang Wanted sa Radyo. And syempre huwag niyo pong kakalimutan ang ACCIS party list po, ang official Facebook page po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Ayan po, no? So sa lahat po ng mga humihingi ng tulong may hinanaing, opo, at gusto po nilang ipaabot kay Congresswoman Jocelyn Tulfo, andito po sa inyong screen ang kanyang Facebook page. Siya po ngayon ay may 170,000 Facebook followers. Paalala lang po ha, siya po yung naka-white Filipiniana at ang i-click po natin ay yung may verified blue mark. At paalala din po, no? Sa lahat po ng humihingi ng tulong,
ang aming pong tanggapan ay hindi po nanghihingi ng kahit ano pa pong mga kapalit. Okay, libre po ang serbisyong handog ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. At bukod pa po dyan sa Facebook page na yan, ang AXIS Party List Hotline po nandito po sa inyong screen ngayon, lalo na sa mga OFW, Shari. Ito po ang 8293-9209 at ang amin pong mobile which you can contact po via WhatsApp or Viber 0917-899-5000. Ayan, okay. And alam niyo po mga kapatid, sa mga nais po, mga listeners and viewers po natin, kung kayo po ay may kaanak po na kailangan po ng medical assistance, financial assistance, and burial assistance, malaking tulong po ang naibibigay po ng tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Mag-message lamang po kayo, lalo na po kung kayo po ay may kaanak na naka-confine ngayon sa isang public hospital, malaking tulong po ang ibinibigay po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo of AXIS Party List. Ayan. Okay, ito po Atini, si makakausap po natin via video call from Vegan Ilocos Sur, si Dorothy Tugade and si Mario Tugade. Humihingi po sila ng tulong na makamit po yung hustisya sa pagkamatay po ng kanilang kaanak na pinagbabaril ng riding in tandem. April 8 po ito nangyari sa mismong birthday daw po nang biktima na si Mr. Marion Tugade na dati daw pong SK chairman. Nangyari po ito sa mismong nung April 8, 3:20 po ng hapon sa Barangay 5, Vegan City, Ilocos Sur. Ayan po, attorney. Ayan po si Marion Tugade. Okay. Ma'am Dorothy at Sir Mario, ang aming pong taus-pusong pakikiramay sa pagkakalaw po ng inyong minamahal na anak. Sir, maaari niyo po bang ikwento sa amin no kung ano po yung nangyari noong April 8, 2024? Asan po ba ang inyong anak? Sino yung mga kasama po niya at paano? Paanong siya po ay nabaril ng riding in tandem? Ganito po 'yon, sir. ako po pumasok sa office. Ngayon, yung asawa ko nasa bahay naman, pero before that po, nasabi niya sa akin na meron siyang meeting sa na pinagtatrabuhan niya. Phil-am yata yun. And then, ang sabi niya, 9:30 yung ano namin ma. So, dinner na lang po tayo sa gabi, sabi niya. Kasi may meron akong meeting sa Mayor, dyan sa Manangat, Kawayan ni Luxor. Ngayon, mga 2:41 ng tanghali nag-send sa akin ng anak ko ang isang form na form 1905 from via form 1905. Sabi ko, ano to anak, para saan to at kanino ba to, sabi kong ganyan. Tapos, pero ang nakita ko sa cellphone ko, 303 na yung message niya sa akin. Inaantay ko yung reply niya, pero hindi siya po nag-reply ng oras na yon. Ngayon, ng mga 3:30, may tumabag po sa akin, iba po yung antay kong tawag. Antay ko na. Yung anak ko daw, yung manager ang tumawag, manager nila sa insurance. Kasi ang yung anak ko, sales agent, kumbaga. Okay. Tapos, po. Tapos, yung manager ang tumawag sa akin na sabi niya, may tumawag daw sa kanya na yung anak ko na disgrasya. Ang akala ko po naman disgrasya sa motor kasi nagbumotor po siya. Opo. So ang nasa isip ko, motor yung disgrasya. Tapos nang pumunta ako sa crime scene, tumakbo ako ng nakita ko na po yung four wheel na sasakyan namin. tapos meron ng yung mga butas sa may salamin sa driver's side. So, ang sabi ko, nakita ko na yung anak ko doon na nakahandusay.
wala nang ano, wala, parang wala nang buhay. Sabi ko, naku ang anak ko, iyak ako nang iyak, nag-hysteria. Kasi nakita ko na yung parang butas. Opo. Ano, so in short po, madam, no? Ang una po ninyong balita ay motorcycle accident lang, pero nung kayo na po ay pumunta sa mismong scene of the incident, ay nakita nyo may biglang may mga tama pala ng bala ang inyong sasakyan. So obviously, hindi po siya aksidente. Talagang pinatay po ang inyong anak. Yes. Sir, ma'am, at the time po, meron na po bang mga pulis na nandun sa crime scene? Oo, pagdating ko po doon, meron na pong ambulansya, meron na pong pulis. Takasoko yata yun. So nagkakaroon na po ng initial investigation na cordon na, kumbaga yung crime scene po. Opo. Ma'am, as of now, meron na po bang update sa inyo patungkol po dito sa investigasyon? Sandali po, yung asawa ko pong magano. Okay. Yes, sir. Magandang araw po, attorney. Opo, ako sir. Mario. Ako si Mario. Yeah. Ako, pakilala po muna yung aking ang sarili ko po, pwede? Sige po, sir. Ako ay si Mario Tugade. Dati po akong mayor ng Town of Kawayan, Ilocos Sur. Oh, okay. Yes po, okay. Sir Mario. Yeah. At dyan din po sa Vigan pala nangyari, no? Yung sa Vigan po nangyari, pero ang town namin is Kawayan. Okay. Sir, ano na po yung latest doon sa investigation? So far, wala. Wala pang resulta. Wala pang development kasi. Pero nag-move na rin sila. Okay. Kinukuha yung mga kailangan. So ongoing pa po, sir, no, yung investigasyon. Ongoing, yes. Ongoing. Pero sir, kilala nyo po ba kung si, may kasama po ba ang inyong anak nung nangyari itong pag-baril sa kanya? Yung ano po? May kasama po ba siya? Misis po ang kasi siya ang nag-update dyan. Opo. Anong kanina? May kasama. Meron po siyang kasama daw na nakita ko po yung babae na kasama bumaba po sa ano sa sasakyan. Ay actually nung dumating na ako nasa Hello? Ay parang naputol yung audio ni Ma'am Dorothy Tugade. Sige. Pero before po niyan, bago bumalik po sa linya si Ma'am Dorothy, kausapin na lang din natin, Shari, si Police Lieutenant Colonel Rogelio Remiendo Jr. Siya po yung Chief of Police ng Vigan City, Ilocos Sur. Magandang hapon po, Colonel. Yes, sir. Good afternoon din po. Ayan po, Colonel, si Attorney JV po ito ng ACCIS Party List. Gusto lang po namin sanang itanong, ano na po yung update natin doon sa nangyaring killing nung by I riding in tandem noong April 8 diyan po sa Maybigan. Yes sir, magbigay lang ako sir ng kunting background, no, kasi actually sir nag-assume ako office yesterday lang, then kanina lang yung turnover. Actually nasa amin yung case folder. Yes sir, kakaupo ko lang sir. Kakaupo niyo lang po pala. Sir. Okay. Sir? Kakaupo nyo lang po pala as the Chief of Police ng Vigan City. So I understand, baka hindi pa po naparating sa inyo yung pangyayaring ito. Hindi, actually sir, aware ako kasi ako din na assign ako ng provincial office at the same time ako ang operation officer. Opo. Meron din akong kwan dito kasi nagkakaroon din kami ng case conference na ang nag-preside si Provincial Director. Pero sabi ko nga sir, kahapon lang ako nabigyan ng order, nag-effect kahapon, kanina lang nagkaroon ng turnover. Actually sir, kaharap ko dito yung one, nasa harapan ko yung investigator on case natin, and tinitignan ko yung case folder, pinag-aaralan ko. And sabi ko nga, sa ngayon sir, gumagalaw naman, tama din kasi narinig ko yung sinabi ni Sir Mario. Gumagalaw naman yung concern natin, gumagalaw naman yung investigation natin. Okay. Sa ngayon, sir, may mga... Colonel, pasensya na po, maka-ano lang po. Ano daw po ang motibo, Colonel, base po sa initial na investigation po ninyo ngayon, ano po ang motibo po ng pagpatay po dito po sa biktima? Ma'am, wala pang malinaw
sa ngayon. Kasi sabi ko nga, actually, may plano akong pumunta sana ngayon ng Kawayan. Kila Sir Mario, kaya lang yun nga, tumawag kayo sa akin, ma'am. Kasi bago mag-start yung turnover, kinausap ko yung investigator on case natin na pupunta sana kami. Yun nga lang ito, nai-schedule tayo para sa live interview. Anytime kasi pupunta talaga ako at ako mismo ang mag-susubaybay at mag... Colonel, doon po ba sa area of the crime, na-check na po ba natin kung may mga CCTV po doon o kaya may mga eyewitnesses naman tayo? Actually sir, yan yung isa sa tinutukan namin nung last na case conference namin. May mga CCTV tayo, nasundan natin yung gunman hanggang sa isang barangay. Kaya medyo ngayon, sa ngayon, gumagalaw yung mga operatiba natin. Kinausap ko sila na masinsinan. Kailangan kahit pa paano, kahit pa isa-isa pa dalawa o kahit konti lang, yung information natin, ang importante, meron tayong ginagawa. Yun ang ano, yun yung sabi ko. Ayan. Sige po, no, we'll leave you at that sa inyo pong investigation. Pero since nandito na ulit sa linya, Ma'am Dorothy Tugade? Ma'am, anong sa mga huling pag-uusap po ninyo ng inyo pong anak, wala po ba siyang na-mention sa inyo na kaalitan po niya? Ay, wala po. Wala po siyang sinasabi sa akin na may kaalitan. At saka, ever since po yan, hindi po mahilig sa trouble o yung anak kong yan, mabait po yan. Kaya kahit na walang siyang sinasabi sa akin, mabait po yung anak ko, hindi po siya mahilig makipagpanugan-rambulan. Opo, kaya so walang nasabi po. Walang kaaway, walang ano na sinasabi sa akin, walang alam ng mga tao talagang wala siyang kaaway, friendly yung nabata yan. Okay. Lieutenant Colonel Rogelio, pwedeng i-check na lang din natin siguro yung mga possible na lang na mga motibo dito. Kung yung mga relationships niyan ni Sir Marion, na-mention kanina siya rin, no, na dati palang mayor itong si Sir Mario, at yung ating biktima mismo ay dating SK chairman. So, eto, mga interesting points na pwedeng maging motive dito, or baka yung work niya as a sales agent. Patignan na lang din po, Lieutenant Colonel Rogelio. Yes, sir. Lahat yan, sir, titignan namin, pag-uusapan namin ng investigator on case. Sabi ko nga, sir, nandito ngayon yung IOC natin. Nag-uusap kami tungkol dito sa pangyayari na ito, sir. Okay. And sir, ngayon po ba yung pamilya po ay, or meron na po ba kayong na-interview din po ng mga witnesses o yung mga investigador po on case? Maliban dun sa Juan, ma'am, maliban dun sa kasama niya na babae nung time na nangyari yung pamamaril, so far sa ngayon, masasabi ko, base dito sa pinangahawakan kong dokumento, wala pa, pero meron kaming mga request para sa comparison or cross-matching nung recovered shell and slug. Okay, sige. Kung may CCTV footage po, no, Lieutenant Colonel Rogelio, siguro mabigyan mo kami ng kopya para ma-flash natin dito sa screen, makita ng ating mga netizens. Opo. Baka makatulong din sa paghahanap. Meron tayo, Sherry. Meron na po tayo. Sige po. Opo. Saglit lang po, mga kapatid, may ipinasa po sa atin ito pong video. Gayon din po yung picture din po ng riding in tandem. Okay. Opo, no, so sandali lang, inaayos lang po ng ating... Inaayos po natin. Ito po ay galing sa kapulisan. Tama po. Galing na rin po sa kapulisan mismo. Okay. And, Colonel? Yes, ma'am. Sige po. Opo. Siguro, after po nito, baka pwede nyo rin pong maimbitahan po ang kaanak para po maimbestigahan din po or ma-interview din po. At, ngayon po ba, Ma'am Dorothy? Hello, ma'am. Yes, ma'am. Si yung victim po ba natin, si Mr. Marion, ay may naiwang asawa, pamilya, anak? Wala po. Single po yung anak ko. At as far as I know,
wala po siyang pinapakilalang girlfriend sa amin. Kasi minsan lang nagpakilala ng girlfriend sa amin yung anak ko, pero iwala na rin sila. So, mula sige noon, apo, wala pang pinakilala. Okay po, saglit lang po. Ito po yung riding in tandem. Noong April 8. Okay, pwede natin. Asan na? Nakasuot ng red na helmet. Dalawa sila, Sherry. Dalawa no? So, sila. Red helmet at black helmet. Helmet. Pwede ba nating ma-i-pause din para malaman din natin or matukoy yung motor na ginamit? Ito'y galing na din po sa PNP. Baka meron din tayo mga netizens na kilala din. Opo, kung kanino, no? Baka kung kanino yun, namumukaan nyo. Oo, parang pamilyar yung pamilyar, motor. Opo. Maari nyo pong i-communicate dito po. Ayan, Shari. Ayan po, no? So mas malinaw lang at mas malapit na photo, screen capture po ng CCTV footage ng ating mga riding in tandem. Sila po yung bumaril dito sa anak ni na Ma'am Dorothy at ni Sir Mario Tugade. Kung meron pong nakakakilala sa kanila, maari lamang pong i-communicate po natin dito sa ating kapulisan kay Lieutenant Colonel Rogelio Remiendo ng Vigan City, Ilocos Sur, PNP. Okay. Nanay Dorothy, wala po ba kayong kahit sinong pinaghihinalaan na maaaring gumawa nito? Or kahit kutob lang nanay, may nakita ba kayo na nakaalitan? Or baka may kakilala kayo na alam na may iba siyang nakaalitan? Wala naman po akong parang kutob o nalalaman na kaaway o merong napasaktan ng anak ko. Kasi yung anak kong yan, hindi po kahit na hindi po mahilig sa away. At saka yung anak kong yan, kahit na pinapagalitan namin, hindi siya sumasagot sa amin. Nakikinig na lang siya and then tatakbo na sa kwarto, ganun. Ganyan kabait yung anak ko. Kaya wala po siyang, alam lang lahat na wala po siyang kaaway, kahit na yung mga, hindi niya, yung mga ayaw sa kanya, ninalapitan pa rin. Friendly kasi yan. Opo, madam, no? So, madam, no, narinig nyo naman po kanina si Lieutenant Colonel, ongoing pa po yung investigation, no? So, sa April 8 lang naman po ito nangyari. Yes, ang gagawin po natin, ma'am, magkakandak po ng interview sa inyo rin itong ating mga kapulisan para lang din baka may information, mahalagang information na makuha nila sa inyo, makakatulong po sa kanilang investigation. Pero rest assured na imomonitor po natin itong kaso po ninyo. At sana mabigyan po natin ng hustisya etong si Marion at mahanap naman natin, Shari, etong riding in tandem. At para maiwasan na, baka naman may mabiktima pa ulit etong dalawang to. Tama po. Siguro matindi ang motibo nito. Colonel Rogelio? Yes, ma'am. Yes, opo, ma'am. Colonel, baka maaari po nating makita yung ibang ebidensya gaya po ng cellphone po ng biktima, yung mga malapit dito, ma-interview po natin, baka may alam din po sila sa pagkamatay po ng biktima. Mga yes, witnesses po, opo, yung mga kaibigan, tropa, yung pamilya, maimbitahan na po natin. And from time to time, Colonel, kami po ay manghihingi ng update sa inyong tanggapan para po ito po ay matulungan din po natin yung pamilya po. Yes ma'am. Actually ma'am, meron ng waiver si Sir Mario na i-open namin yung cellphone. Kaya lang, meron siyang PIN. Kaya base dito sa latest na usapan namin nitong IOC, ang nakita niya may mga convo tayo na tinitignan ngayon na baka pwedeng hindi ko muna i-divulge. Opo, wala pong problema, Colonel. Opo. Oo, may mga tinitignan kami mga convo ngayon dito sa messenger niya. Yun yung one, base dito lang sa latest na sinabi sa akin nung kaya sabi ko nga ma'am, gumagalaw yung investigation natin.
Don't worry, from time to time siguro. Anyway, alam ko naman na yung number mo, ma'am. Drinawin din siguro kung hindi kayo busy or hindi ako busy. Magtawag ako sa inyo para may mga updates kayo kung ano man yung mga ma-receive din natin. Pero, sabi ko nga ma'am, wag muna nating i-divulge. Yes, sir. Yes, sir. Naiintindihan okay. po namin. Maraming salamat po, Lieutenant Colonel Rogelio Remiendo Jr. ng Vigan City PNP. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. So, Ma'am Dorothy at Sir Mario, ganun na lang po muna sa ngayon. Ongoing pa naman po yung investigation at ang mahalaga po ay you got the assurance na gumugulong po yung paghahanap dito sa suspects or so gumawa po ng karumal-dumal na krimen sa inyong mga anak. So we will keep you updated po, Ma'am Dorothy at Sir Mario. Salamat po. Ayun. At siguro ipapasama na din natin yung sinasabing kasama daw pong babae. Yes, yes. Opo. And I think nakuha naman opo. Na ng ating kapulisan yung statement netong kasama po niya. Opo. Sige po, Nanay, muli po ang aming pong taus-pusong pakikiramay. And opo, Nanay, and huwag niyo pong ibababa yung linya. Kakausapin pa rin po kayo ng mga staff po namin para sa iba pong detalye po. Sige po. Ma'am. Salamat po. Magandang hapon po. Maraming salamat po. Okay. Ayan, tututukan na lang natin, Atini. At kung maaari po, ay magpapadala po tayo ng reporter po natin para po mas maging masusi po ang investigasyon po na gagawin po natin. Yes, Shari. Okay. Sige po. At news break muna po tayo, mga kapatid, Atini. At magbabalik po ang Wanted sa radyo pagkalipas lamang po ng ilang paalala. At ang oras po, mga kapatid, ay hatid po sa atin ng Orofan. Kung bibili po kayo ng home appliances, Orofan po dapat ang nasa una nating listahan dahil yan po ay gawang Pinoy. Mura na, matibay pa. Saan pa kayo mga ka-idol sa Orofan na tayo? Kaya Orofan po ang laging itatanong. And ang programang ito ay atidin po sa atin ng Federal Tires. Maaari po kayong tumawag sa 877-200-00 para mahanap ang pinakamalapit na federal na tindahan. And ang BDO, mahalaga po ang pagkakaroon po ng ipon. Kahit ano pa po ang estado po ninyo sa buhay, pero sa totoo lang, hindi ito madaling gawin, lalo po sa panahon ngayon na palaki po ng palaki ang gastusin. Mas extra challenge po ito para sa mga tao o sektor na hindi pa gaanong pamilyar sa tamang paraan ng pag-iipon at pag-aalaga sa kita. Halimbawa na lang po dito ang sektor ng mga mangingisda, mga kapatid. Kaya naman po nagsanipwersa po ang Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, BFAR, and USAID, Fish Right and BDO Foundation sa pagbuo po ng Fish and Learn para po ma-improve po ang financial literacy ng mahigit 1.9 million po na mangingisda sa bansa. Para po mas maging madali sa mga mangingisda at kanilang pamilya na maintindihan po ang usaping pinansyal, dinisenyo po ang Fish and Learn na isang laro o interactive game. Natuto ka na, naaliw ka pa. Sa Fish and Learn, may mga lessons po sa saving, budgeting, financial planning, pagpapalago ng kita, pagmamanage ng debt o yung mga utang, pagtatayo at pagpapatakbo po ng negosyo and insurance. Bahagi po yan ng Financial Education Program ng BSP, BFAR, USAID, Fish Right, and BDO Foundation para sa ating mga mangingisda. Magbabalik po ang Wanted sa radyo. Diyan lamang po kayo. Pinarangalan ng PMA bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan. Nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa.
sasagutin na ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cossing ang tulong na kailangan mo. Sagot kita! Sagot kita! Sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa Radyo 5 FB page. Ipagsigawan na ang nararamdaman. Huwag nang mahiya. Why shy? Are you looking ba talaga for a jowa o kaibigan? Actually, siguro naghahanap na ako ng makikita ko na hinihintay ko sa altar. Samahan ang inyong Chika Tita, Laila Chikadora. Shoutout! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Sabay-sabay tayong mag-shoutout! Mag-shoutout kayo, ha? Pwede kayong tumawag sa amin. Iniimbitahan po namin kayo. Yes, you're invited to the highest level. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Bawat tao may pagsubok. Dahil pag hindi lasing yung lalaki, aba, napakabait. Ay, totoo naman, mayroong ganyan. Oh, parang maamong butike yung lalaki. Bawat problema, may solusyon. Kailangan mabuhay tayo sa ating kakayanan. Hindi natin po pwedeng yakapin ang isang malaking puno nang hindi natin mapag-aabot ang ating dalawang kamay. Bawat mali, may leksyon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dr. Love. Dr. Love. Sa hirap ng buhay natin, mga kapatid, nauunawaan natin na may mga tao talagang nasisira sa kinang ng salapi. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Mukhang may problema itong si Monica. Parang nag-aanap siya ng atensyon, naghahanap siya ng pagmamahal na hindi niya nakukuha sa nanay niya. Hindi niya mahanap sa kay Aling Alejandra. Oo, dahil sa iba niya po hinanap. Oo. Pakinggan ang nag-iisang pananaw ni Brother June Banaag. Wala kang galang sa magulang mo, kahit ang sama ng magulang mo. Siyam na buwan kanyang inalagaan sa tiyan niya, hindi kanya pinatay, kambing ka. For your nightly prescription of wisdom, faith, hope. Ang role ng babae sa buhay natin is to inspire us. Dr. Love. Dr. Love. Sa Radyo 5, True FM. Tuwing tanghali hanggang hapon, heart to heart, kasama si Kuya Poy. Alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, kay Christy at Romel Chica. Christy for Minute, alauna hanggang alas 12 ng hapon. Idol Senator Raffy Tulfo, Wanted sa Radyo, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Cheryl Cossing, Sagot Kita, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Balita Pilipinas, alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon. Lunes hanggang Biyernes, tutok na sa Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo, masarap ang higa ng katotohanan. Dito tayo sa totoo, walang kasinungalingan. Tunay na kapatid, iyong maaasahan. Saan man sa bansa at sa mundo na may Pilipino, dito tayo sa totoo. 25,000 watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahaya sa paghahatid ng news, public service, entertainment, music, information at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Okay, nagbabalik po ang Wanted sa Radyo. At ang oras natin ay 3:13 po ng hapon. Okay. Ayan, muli po, wag po nating kakalimutan ang AXIS party list. So sa lahat po ng mga may kailangan na tulong, nasabi na po ni Shari kanina, yes, especially yung mga hospital bills nila, hospital expenses sa mga pampublikong hospital, maaari po kayong tumawag or kumontak dito po, no, dito sa Facebook page ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Siya po yung naka-white Filipiniana at yung may verified blue mark po ang ating i-click, kasi may mga poser accounts po diyan, no, na
nagtitake advantage sa ating mga netizens. Huwag naman po sana. Mm-hmm. And sa ating mga OFW, dyan po sa ibang bansa, or kung sino man, yung mga family nila na napag-alaman na may kailangang tulong or rescue sa ating OFW, maaari nyo pong i-contact ang aming hotline. Ito po ang 8293-9209 at via Viber or WhatsApp 0917-899-5000. Ayan, okay. And ito po mga kapatid, nasa studio po natin si Ma'am Tracy Kibot at nananawagan po siya sa kanyang kapatid na si Trina Kibot at kinakasama daw po nito na si Mr. John Viscara na umuwi na sa kanilang bahay dahil nangungulila na po yung mga anak po nito na inabandona na nga daw po. 2021 pa daw po iniwan sa kanila at sila po ay taga-barangay Citrus, San Jose del Monte, Bulacan. Ang mga magulang po ay si John Viscara na isang taxi driver at si Trina Kibot. 2020 po iniwan ni John Viscara at si Trina naman po ay 2021 iniwan na po yung kanilang mga anak. Ayan. Okay, alamin po natin yung buong detalye ng storya at nasa studio po natin si Tracy Kibot. Sige, magandang hapon, Ma'am Tracy. Magandang hapon Tracy. Din sige. Po, sir. Parang naluha-luha na si Ma'am Tracy. Maari niyo po bang ikwento sa amin? Ano po ba, paano po bang nangyari yung pag-abandona na yan? Ano po yan, sir? Parang naikwento lang po din sa akin kasi po hindi sa bagong silang po ako nakatira. Tapos po, neto lang pong March. At tumawag po sa akin yung isa kong kapatid na nakatira po sa North Sagaray. Sabi po, yung mga pamangkin ko daw po na apat, nandun nga daw po at kinanlong nila Kagawad Santa Maria kasi po pakalat-kalat na lang daw po dun sa labas ng Nora Homes. Tapos po, nung tinanong nila yung bata, in-interview po nung mga taga... Barangay? Hindi po, taga ano po, or organization po. Okay. Na banggit po nung 11 years old na sila po ay hinahalay nung kanilang tsuhin at sinasaktan po sila. May mga picture po yung mga kumanlong sa kanila na may mga pasa sila, may mga latay po. Teka lang ha, total na mention mo na rin lang naman. No? So may akusasyon na sila ay hinahalay. Hinahalay po. At may mga pasa. So physical and sexual abuse po. Of children. Apo. So tama po ba ang pagkakaintindi ko, yung mga magulang nung mga bata, sila ay inabandona? Apo. Kanino nila ipinagkatiwala yung mga bata? Sa lolo po at sa tiyuhin po, yung kapatid kong bunso na lalaki. Ah, okay. So sa tiyuhin at sa lolo. Apo. Tapos sino yung humalay? Yung tiyuhin po. Ah, so kung kanino nila ipinagkatiwala, yun pala yung nag-abuso din dito sa mga bata. Opo, opo. So isang angulo yan, Shari, na kailangan din nating bigyang tuon ng pansin. Okay? So, may sexual abuse, may physical meron abuse po. Of the children. Meron po. Tapos sila ay pakalat-kalat na lang, sabi mo kanina. Ano, naglayas na ba sila? Ganon? Pinalayas po sila nung lolo nila. Bakit? Dahil lang daw po sa simpleng inutusan sila ng katol, tinamad po sumunod yung bata, nagalit yung lolo. So etong apat na mga bata yung pinalayas. Po, ilang taon ba itong mga bata na to? 14 years old po, 11, 7, tsaka 5. Oh, yung pinakabata 5 years old pa lang pinalayas sa bahay. Apo. So pakalat-kalat itong apat na mga batang to? Apo. Kaya, sino sa kanila dyan yung sexually abused? Yung 11 po, 7, tsaka 5. 11, 7 at saka 5. 5 years old po. Okay. So, ma'am, no, so pakalat-kalat sila, opo. May kumanlong. Opo, kinanlong po ng Abaca Charity Organization. Okay. So, kinuha po sila nung mga member, pinatira po doon sa bahay ni Kagawad Jaime Santa Maria po. Ngayon po, nandun po sila tumutuloy. Temporary shelter po. Temporary opo. Shelter. Opo. Sige. Una sa lahat, no, may napanagot na po ba yung tiyuhin na yon? Hindi pa po sir, hindi po namin maisampay yung kaso kasi po yung 5 years old po, wala po siyang birth certificate. Oh, teka lang ha, so ang ibig mo sabihin, hindi pinayagang maisampay yung kaso dahil wala siyang birth certificate? Opo, kasi minor po siya, tsaka kasama po daw siya doon sa naabuso. Oh, pero bakit kailangan pa yung birth certificate kung talagang 5 years old? Makikita naman na minor de edad pa lang yung bata. Yun po yung hiniling ni PCP 1 Manglo po ng San Jose Police. Yun po yung hiningi mga requirements po. Okay.
Sige, sige. Papatingnan muna natin yan mamaya, ha? Apo. Pero for now, ang gusto ninyong gawin dito ay hanapin yung magulang nitong mga bata. Apo. Para sana naman makuha na nila. Apo, kawawa sir. Naman. Asan ba itong mga magulang na to? Hindi po talaga po namin alam, sir. So parang... Nawala na lang po silang bigla. Iniwan yung... na lang talaga yung bata? Ganun. Apo, iniwan po. Yung tatay daw po nagpaalam na may sakit daw po kasi siya, hindi niya maalagaan yung mga anak niya. Tapos umalis na siya. Tapos yung nanay po, yung huling uwi nga daw po niya, huli siyang nakita ng mga bata noong June 6, 2021. Okay, okay. Shari. Okay. Attorney, may makakausap din naman po tayo from the DSWD. Pero ma'am, si John and si Trina, ano po yung reason po nila? Ano yung sinasabi nila? Bakit nila inabandon yung mga bata? Wala po silang sinabi sa akin, ma'am. Basta sa mga bata po, ang paalam po nung tatay, mahina na daw po siya, may sakit siya. Hindi niya na daw po maaalagaan yung mga bata. May dati po bang pamilya si John? May una pong pamilya si John Viscara. Kasal? Kasal po ba siya? Kasal po siya. Mm. Pero ang alam hindi ko. Hindi naman excuse yun, ma'am, para pabayaan po yung mga bata. Yun nga po, yung ma'am. Trina po, ma'am. Si Trina po, ang balita po namin last year, mayroon po siyang bagong kinakasama at nagkaanak po siya ng isa. Okay, so obviously ang nangyari talaga dito, Shari, pinabayaan na lang talaga nila. Apo. Inabandon na lang. Kayo na bahala. Eto, may apat na bata dito. Kayo na bahala dyan. Apo, ganun po yung okay. Grabe naman itong mga magulang na to. Talagang walang awa. Opo. Ngayon, Attorney, ma'am, saglit lang po, no, makakausap po natin yung mga bata para makamusta man lang po natin. At Apo. Kung meron man pong... kailangan na tulong po yung mga bata. Tignan natin, i-assess din po natin. Opo, nasa linya din po natin, siguro unahin na po natin yung founder po ng Abaca Charity Organization kung saan po nanunuluyan yung mga bata. Si Mr. Joseph Santa Maria. Magandang hapon po, Sir Joseph. Hello po, definitely. Ayan, magandang hapon po, Sir Joseph. Sir, eto po, no, kayo yes, yung po. Founder ng Abaca Charity Organization. Maari niyo po bang sabihin sa amin, ano po itong organization po ninyo, sir? Actually, yung Abaca Organization is initiative for ano po, mga kapuspalad na bata. Okay. Registered po kami sa National Youth Organization and Barangay and Municipality of Marisagaray po. Okay. At kayo po, sir, no, yung nagmagandang loob na kanlungin atong mga apat po na mga bata natin. Yes po, yung mga buong organization. Opo. Sir, anong sila po ay kinalunin niyo? Ano po yung condition ng apat na bata na to? As of now, okay naman sila. Kaso may mga needs po kasi talaga na kailangan po na yung mga toiletries, food. Doon po kinakapos kasi hindi rin namin kaya sagutin lahat kasi limited lang po yung funds namin. Yes. Ano po, pero in so far as medical? Yes, sir. Yung medical po and mental health din po, sir. I think concerned din siya kasi may parang trauma yung mga bata. Okay, yes. Kasi nga dun sa mga pinagdaraanan nilang mga abuses. Yes, okay. Bale, ilan na po yung mga kinanlong yung bata dyan sa inyong charitable organization? Apat po, sir. Apat. Bale, itong mga, yung apat lang po na subject nitong kaso nito ngayon. Mayroon pa po bang iba? Ang subject po ng case is, tatlo. And then yung isa po is, hindi po siya nagsabi kung ginalaw siya or physical abuse, yes. Pero yung sexual abuse, yun yung hindi niya sinasabi sa amin. Okay. Pero yung tatlo po, umamin po talaga na may sexual abuse po sa kanil. Okay. Sige po, Sir Joseph Santa Maria, maraming salamat una sa lahat sa pagkanlong dito sa mga bata, no? Siguro sa programa namin, susubukan po namin na hanapin yung mga magulang. Okay, nitong apat na bata na to para sana man lang mag-function sila, mag-perform sila of their parental obligations. Yes, sir. Kasi yung ano po, yung bunso po, wala po siyang birth certificate. Hirap po kasi kami na rin po nagpapala sa mga bata. Ay. And yung birth certificate, hindi makapag-provide kasi nga, kailangan magulang po yung mag-file sa munisipyo. Yun po yung problem, yes. Doon po 5 years old.
talagang wala siyang birth certificate. Wala, sir. Mm-hmm. Hindi po inasikaso, sir. Opo. Siguro off-air, pwede po nating pag-usapan po yung sa birth certificate. Yung process po niyan. Ha? I-check po natin kung ano pa yung mga ibang pwede nating avenues para makuhanan man lang ng birth certificate ito pong young guest. Okay po. Yes po, sir. Sige po. Mr. Joseph Santa Maria, una sa lahat kami po ay nagpapasalamat. Napakalaking tulong po ng inyong Abacat Charity Organization, lalong-lalo na po sa mga batang ito, Sir Joseph. Maraming salamat at po. Bukod yes, pa dyan, Shari, at kay Sir Joseph Santa Maria, total na mention na din niya, Shari, na may mga kailangan din yung mga bata, yung mga toiletries nila, at kung ano pa mang assistance, physical, mental assistance, psychological evaluation siguro. Sir Joseph, makikipag-coordinate po ang aming tanggapan, especially po from the ACCIS party list, kay Congresswoman Jocelyn Tulfo, and of course kay Senator Rafi Tulfo, para maibigay po namin yung tulong na kakailanganin ng apat na mga bata po na yan. Thank you, sir. Thank you po. Sige po. Okay, salamat po, Sir Joseph Santa Maria, ang founder po ng Abaca Charity Organization. And ngayon po, maaari na ba nating makausap si Assistant Secretary Romel Lopez ng DSWD? Okay, para po sana i-refer po natin itong case po sa kanya dahil hindi lang isa, hindi dalawa ang bata na inabandona. Apat, opo. Okay. Oo lang po, lima po yan. Kaya lang po, 18 na po yung isa. Kaya humabi na po ng sarili niyang buhay. Nasaan na po ngayon? Umalis rin po. Pero nasaan po sa pagkakaalam niyo? Nandun po lang din naman po siya sa North Sagaray. Pero kung kani-kanino lang din po siya nakikitera. Legal age na? Opo, legal age okay na po kasi siya. Ma'am, baka lang nakikinig po ngayon yung mga magulang ng apat na bata na to. Kapatid mo yung nanay? Nanay po. Sige, kausapin po ninyo. Nako, Trina, umuwi ka na. Kasi kawawa naman yung mga anak mo. Hindi mo alam kung gaano kahirap yung pinagdadaanan nila. Ikaw din sana dyan. Hindi man buong suporta mo sa mga anak mo. Tatay ka pa din. Sumuporta ka pa din. Silipin mo sila. Alamin mo kung ano nangyayari kasi hindi mo alam kung gaano kahirap at kasakit sa kanila yung ginawa ninyong dalawa. Ayan, no, so sina Sir John Vizcara at kay Ma'am Trina Kibot. Opo. Opo, nananawagan po etong si Ma'am Tracy Kibot na sana naman balikan na ninyo inyong apat na mga anak. Opo. Sila po ay nasa isang charitable organization ngayon, kay bagamat nabibigyan sila ng mga tulong pang edukasyon, syempre iba pa rin po yung alaga ng isang magulang. Syempre hahanap-hanapin po ng mga batang mga yan. Naku! Parang familiar yung picture ah. Opo, yung tatay po. Napangalan po siya ni Sir Rafi po kasi taxi driver po siya. Ah, so dati po siya sa ano? Sa FE po siya na ano, taxi driver po. So kasama po siya sa taxi squad or nabigyang parangal po dito nabigyan sa show? Nabigyan po siyang parangal dito. May picture po siya. Nakaakbay pa si Senator sa kanya. Opo. Naku! Yan po siya. Kaya pala sabi ko parang familiar yung picture at pati yung t-shirt na suot po ni tatay. Opo. Kaya nga. Okay, pero alam niyo ma'am, sa totoo lang po ha, pasensya na po. Useless kasi madam kung mananawagan tayo sa kanila. Kasi kung babalik man po yan madam, papabayaan lang din po. Kasi kung ngayon lang ma'am din, pinapakita niya din po na wala po siyang pakialam, ano pa pong maaasahan. Pero madam, nananawagan na lang tayo kasi yung responsibilidad po nila is nawala na. Pero tatanungin po natin, i-refer na po natin ito attorney sa DSWD para po doon sa legal action po na maaari po nilang maibigay. Pero sa inyo po attorney, ano pong maaari po nating isang pangkaso laban po sa mga magulang? Alam mo Shari, yung ginawa nung hindi sila mag-asawa, no? Yung dalawang yan, yung mga magulang na yan, amounts to neglect. Opo. Okay? And it can fall under violation of the child abuse law. Okay? Kasi the mere fact that they neglected itong mga bata, which resulted, no? Kasi, Shari, yung pag-neglect nila sa mga bata, yung naging kapabayaan nila, anong naging resulta? Naabuso yung mga bata, sexually, physically. Tapos anong kondisyon nila ngayon? Puro na sila trauma. Okay? Mm-hmm. May krimen na nangyari dyan, Shari, yung kapabayaan nila. Opo. Okay? And under our child abuse law, any cruelty or neglect or any omission na ginawa ng isang tao dito sa mga bata, especially pag magulang kanila, it amounts no to a
child abuse. Opo. Okay, at meron po yung karapatang parusa. So dito kina John Vizcara at kay Trina Quibot, okay? Kami, binibigyan namin kayo ng pagkakataon na sana man lang kayo ay maging magulang dito sa apat ninyong mga anak. Okay? Yung isa naging legal age na. Okay? Siguro hindi na niya hinahanap yung mga magulang niya, pero yung pinakabata dito is 5 years old. 5 years old, Shari. Opo. Okay? Kawawa naman. At kayo, John Vizcara at kay Trina Quibot, kung talagang wala kayong pakialam dito, pues, yung batas ang gagawa ng paraan para kayo ay managot. Okay. At ang sinasabing actually, at yung galit na galit yung ating mga netizens, no? Hindi dapat ito tawaging magulang. Dahil parang kumbaga ginawa lang din daw po itong parang mga kuting na tinapon lang kung saan-saan. Parang na ayoko na. Oo. Sa inyo na to. Parang ganun. Opo. At kinamusta po kasi natin yung mga bata. Imo-monitor na po natin yung mga bata ngayon at kung may maitutulong po ang tanggapan po namin para po doon sa mga bata. Nag-message naman din po si Senator Raffy Tulfo na ibibigay po natin yung tulong po na kailangan po nila. Yes, salamat sir, po. Madam, no, yung tiyuhin kanina na nag-abuso, yun ay kapatid po ninyo? Kapatid po namin na bunso. Ah, bunso po ninyong kapatid. Ma'am, hindi rin po natin palalampasin yung sir. Nangyaring po yun, ha? Kasi ito, inabandon na nung mga bata, pinagsamantalahan pa. Siyempre, kailangan din pong may managot dito. Opo. Okay? So, yung sinasabi na wala siyang birth certificate, kaya hindi ma-file yung kaso. Yung kaso. Well, titignan po natin ha, kung ano pa yung mga pwedeng avenues. Pero so far, I don't think na yan ay magiging hindrance para hindi ma-file yung kaso. No? E di, kung ganyan, kung malaman lang nila na kung walang birth certificate, e di baka naman, kawawa naman yung mga bata na yan, baka lalong abusuhin ng mga iba. Okay, so titingnan po natin yan at pagtutuunan natin ng pansin, Shari. Okay po. At ma'am, kakausapin po namin kayo sa kabilang studio and kakausapin po kayo ng mga staff namin para ma-i-assistihan din po kayo sa tanggapan po ng DSWD at makapag-file din po ng kaso para po dito sa mga magulang. Apo. Kasi ma'am, mukhang wala na rin balak tong balikan yung mga yun bata. Yun nga din po ang sinasabi ng iba. At hindi pwede pong siya na ang mag-file ng kaso po, no? Si ma'am. Yes, opo. Yung child abuse or yung mga sexual abuse, those are public crimes naman po, no? Apo. So kahit sino po, pwede po mag-file niyan. Okay? Uh-huh. Kayo po, tiyahin, lolo, or kahit sino pa man po, pwede pong mag-file niyan. Uh-huh. Meron naman po kung affidavit po of guardianship na ipagawa ko na po. Yun po yung ano. Yun po kasi yung hiningi nga po ng pulis ng San Jose para daw po may tumayo kung maisasampa daw po yung kaso. Muli po, ang mga bata po ay 14 years old, 11 years old, 7 years old, and 5 years old. Kanina po, ka-video call po namin yung mga bata at mukhang inaantok na yung bunso. Lahat sila babae? Itong apa na to? Opo, babae. Pati po yung 18 years old. Pati yung 18 babae years old, so limang sila. Babae? Opo, limang babae. Yung inabando na? Okay, kawawa naman. Nakakalungkot siyari yung mga ganitong pangyayari, no? Opo. Sige po, ma'am. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio, ma'am, ha? At yung regarding po doon sa psychological assessment, ilalapit na rin po natin sa mga espesyalista po. Opo. Maraming dahil hindi po maganda salamat. Yung pinagdaanan po ng mga bata. Okay po. Maraming salamat po. Salamat kay Sir Raffy po, tsaka kay Ma'am Jocelyn, maraming salamat. Thank you very much po. Ayan. Okay, and sige po, newsbreak muna po tayo. Atini. Oh, Shari, masyadong mabigat itong last na case natin na to. Kasi apat na bata po ito, Atini. Yung 5 years old na kausap nga namin kanina, inaantok-antok na. Nandyan na sa tanggapan naman po at kinamusta po namin yung mga bata. Okay naman po, okay naman din yung pangangatawa nila at nakakakain naman din po yung mga bata. Pero gayon pa man, hindi dapat dun lang matatapos yung assessment po natin. So kailangan din po natin itong ilapit talaga sa DSWD. Ayan, okay. Oras natin, 3:32 po ng hapon. At mga kapatid, ang oras po ay hatid po sa atin ng Santong Plus na mas pinalakas dahil sa pinagsamang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya. And mabibili po yan sa Mercury Drug, Watson's TGP, Southside Drug, and Yes to Health Office. Yes to Health Office sa Crownland Building, Quezon Avenue, Quezon City. Tumawag lamang po kayo sa 0969-6711-262 sa mga naghahanap po ng Santong Plus Gold. 3:33 ng hapon, dyan lamang po kayo. Idol, idol.
pinarangalan ng TMAP bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Dahil hindi kasya ang isang oras, ang Power and Play, dalawang oras na. Alamin ang mga maiinit na balita sa mundo ng palakasan. Power and Play! Kasama niyo ako, Noli Iyala, tuwing Sabado mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga sa Radyo 5, 92.3 True FM. Dito tayo sa totoo! Tutukan gabi-gabi ang malalimang pagsisiyasat ng mga napapanahong balita. Hihimayin ang iba't ibang anggulo para sa mas malawak na diskusyon at impormasyon. Samahan sina Edling Gao at Mian Los Baños mula sa Frontline Tonight! Lunes hanggang Biyernes, 10:35 p.m. sa TV5. Buhay Unleashed, nais mo pang magamit. Kontento ka na ba sa buhay mo? Kasusweldo pa lang, ubus na? Yung iba nga, hindi pa sumesweldo, ubus na. Ang tagal mo sa trabaho, wala pa rin asenso? Gusto mong magnegosyo, pero hindi mo alam kung paano. Sa iyong relasyon, punong-puno ba ng komplikasyon? May pag-asa pa ba tayo? Good news! May Buhay Unleash! Ang programang gagabay sa'yo para ilabas ang galing mo. Kasama ang nagbabalik na power couple na sina Vic at Evelyn Garcia. Tuwing Sabado, alas 4:30 hanggang alas 5:30 ng hapon. Dito lang sa 92.3 True FM. Ang tagumpay ay makakamtan. Masayang buhay, tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleash. Yung buhay, tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleash. Maging handa para sa El Nino. Itapon ng maayos ang lahat ng tirang pagkain bago maghugas ng pinggan. Hugasan ang mga ito gamit ang palanggana. Itabi ang tubig na pinanghugasan ng pinggan sa pag-flush ng toilet. Maging handa sa panahon ng tagtuyot. Ang El Nino Advisory ay mula sa Pag-asa at Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Oh, natuto ka na ba? Nabisita ko yung profile ni Eric sa Facebook. Nag-upload siya ng mga picture mo na may kasamang babae. Sino yun? Ha? Ano? Kaibigan ko lang yun. Talaga? Bakit? Hindi ka naniniwala? Bigyan mo nga ako ng pruweba na kaibigan mo lang yung babaeng yun. Pag-aawayan ba natin to, Roda? Huwag kang magdabog sa harap ng pagkain! Hindi naman siguro masama maghanap ng pruweba. Sa True, lahat tayo may pinagdadaanan. Pagalingan na lang ng daan. Sana Lord, Mondays to Fridays, 10 a.m. to 12 noon sa Radyo 5, True FM. Totoong abot na abot ang 92.3 True FM. Saan man may Pilipino, saan mang panig ng Pilipinas. Sundan ang at Radyo 5 True FM sa aming social media accounts at mag-subscribe sa YouTube, Facebook, TikTok, Instagram at sa X o Twitter. Radyo 5 True FM, tunay na kapatid, maaasahan on air at online. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa totoo. Maging handa para sa El Nino. Gumamit ng water-efficient gadgets tulad ng high-pressure, low-volume hose at showerhead, faucet o gripo na may aerator at double-flush toilets. Maging handa sa panahon ng tagtuyot. Ang El Nino Advisory ay mula sa Pag-asa at Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Tuwing tanghali hanggang hapon, Heart to Heart, kasama si Kuya Poy. Alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon,
Tunay Christy at Romel Chica. Christy for Minute. Alauna hanggang alas dos ng hapon. Idol Senator Raffy Tulfo. Wanted sa radyo. Alas dos hanggang alas 4 ng hapon. Cheryl Cosim. Sagot kita. Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Balita Pilipinas. Alas 5 hanggang alas 5.30 ng hapon. Lunes hanggang Biyernes. Tutok na sa Radyo 5. True FM. Bawat tao may pagsubo. Dahil pag hindi naman hindi lasing yung lalaki, aba, napakabait. Ay, totoo naman, mayroong ganyan. O, parang maamong butike yung lalaki. Bawat problema, may solusyon. Kailangan mabuhay tayo sa ating kakayanan. Hindi natin po pwedeng yakapin ang isang malaking puno nang hindi natin mapag-aabot ang ating dalawang kamay. Bawat mali, may leksyon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dr. Love. Dr. Love. Sa hirap ng buhay natin, mga kapatid, nauunawaan natin na may mga tao talagang nasisira sa kinang ng salapi. Lunes hanggang Biyernes, alas 9.30 hanggang alas 11 ng gabi. Mukhang may problema itong si Monica. Parang nag-aanap siya ng atensyon, nag-aanap siya ng pagmamahal na hindi niya nakukuha sa nanay niya. Hindi niya mahanap sa kay Aling Alejandra. Oo, dahil sa iba niya po hinanap. Oo. Pakinggan ang nag-iisang pananaw ni Brother June Banaag. Wala kang galang sa magulang mo, kahit ang sama ng magulang mo. Siyam na buwan kanyang inalagaan sa tiyan niya, hindi kanya pinatay, kambing ka. For your nightly prescription of wisdom, faith, hope. Ang role ng babae sa buhay natin is to inspire us. Dr. Love. Dr. Love. Sa Radyo 5, True FM. True to life ba? Welcome home. Welcome home? Welcome home? Hindi ako nagsabing uuwi ako para sorpresahin kayo. Iyon pala. Ako ang masusupresa. Hindi niyo kailangan bilugin ang ulo ko at makainin ako ng mga kasinungalingan. Dahil narinig ko ang lahat! Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Radyo 5, True FM. Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Ang oras po natin ay 3:41 po ng hapon at nagbabalik po ang Wanted sa Radyo. Si Ma'am Arlene at inireklamo po, Arlene Licaros, nireklamo po ang kanilang barangay chairman dahil po sa pagsampal at pagtutok ng baril sa kanyang anak. Na isang minor de edad. Nangyari po noong April 5, alas 9 po ng umaga sa Barangay Magdalena, Baleno, Masbate, habang sila po ay naliligo sa dagat. Ayan, ang biktima po natin ay si Ann. Okay, okay. Nandito po sa ating studio ngayon si alias Ann at ang kanya pong nanay, si Ma'am Arlene Licaros, at nagdala rin po sila noon ang mga isang witness nila na si Ma'am Hazel Verani. Pero bago Verani po yan, Ma'am Arlene, kayo po ba ay nandun din sa dagat nung nangyari po yun? Wala po. Wala. Nasa Masbate po ako. Ah, okay. So, Ann, magandang hapon po sa inyo. Maari nyo po bang ikwento sa amin, alias Ann, kung ano yung nangyari? Kasi po, naliligo po kami ng dagat. Kasama ko po yung kaibigan ko po, si Ate si Hazel. Yung dalawa ko pong pinsan, tsaka yung nakababata ko pong kapatid. Tapos po, galing po siya sa bahay ng kanyang ina. Tapos po, Nagtinginan po kami, tsaka tumalikod ako, sabi niya, ikaw ba't, parang, pero po, gamit po yung language namin, sabi niya po, ikaw bata ka, madakpanta ikaw, sabi niya po, parang, ano po yung sabi niya, ikaw bata ka, madakpanta ikaw, nasubrahan ka na. Okay. Opo, tapos, sabi ko, sinagot ko naman po siya, sabi ko, bakit po, ano po bang ginawa ko sa inyo, tapos, yun po, nagsagutan po kami, gusto niya pong palapitin ako sa kanya, kasi, sabi niya po, lumapit ka dito, tatanggalin ko yung ngipin mo, sabi niya po. Sabi ko, bakit ako lalapit sa'yo? Sabi niya, lumapit ka dito nang makafile kayo ng kaso. Tapos po,
hindi po ako lumalapit. Nagsagutan po kami. Tapos po, after nun, ano po, lumapit po siya sa amin. Tinutukan po ako ng baril. Tapos po, lumapit na po yung kasama ko. Niyakap po ako. Tapos, nagmamakaawa na po siya na wag po ituloy kasi baka po iputok okay. yung baril po. Sige, Miss, ano, sabi mo nga, no, habang kayo ay nasa dagat, nagkatinginan po kayo ng opo. Inyong barangay chairman. Tapos opo. Yun na, no, may sinabi na siya sa inyo. Opo. Pero, ang dating kasi sa akin, siyari, no, parang may alitan na sila before that. Opo. Kilala niyo na po ba before itong personally itong barangay chairman na to, madam? Opo. Sa nanay si Ma'am Arlene, kilala niyo po siya? Opo. Opo. At meron po ba kayong alitan ni barangay chairman? Bakit ganun na lang yung pagtrato niya sa inyong anak? Kasi ano, kalaban siya ng asawa ko sa nung nakarang barangay eleksyon. Ah, okay. Opo. So lumaban din po ang inyong asawa for punong barangay. Opo. Okay. So nanalo ngayon si barangay chairman okay. na siya pong inyong inirereklamo ngayon. Pero wala po kaming galit. Wala kaming galit sa kanya. Di ko alam sa anak ko kasi dinamay lang niya yung bata, kumbaga. Opo, hindi. May ang una niyan, sir, chinat siya ng anak ko kasi may narinig yung anak ko. Ikwento mo. Kasi po, may nagsumbong po sa amin sa bahay na sinasabihan niya daw po na yung papa ko po kasi former treasurer po yung papa ko. Barangay treasurer. Opo. Dating barangay treasurer po. Sinabihan niya po na ano, ninanakaw po ni Papa yung pera. Siyempre po, anak ako, nasasaktan ako kasi alam ko po kay Papa nasasaktan siya. Pinapabayaan niya lang po kasi ayaw niya po ng gulo. Yun po, nag-message po ako sa kanya kung ano, bakit po masasabi niya yan, kung may ebidensya siya. Tapos po, sabi niya, sabihin mo sa Papa mo, pumunta siya sa barangay assembly, ganun-ganun, para maliwanagan ka sa mga pinagsasabi mo. Tapos po, yung Papa ko po, pumunta naman po, umabot naman po siya ng barangay assembly po. Tapos po, wala naman po siyang tinanong sa kay Papa. Kala po ni Papa, okay na. Tapos po pagkabalik niya po ng bahay, sabi po ni Papa, yan, okay na. Pabayaan mo na lang. Halimbawa, pag nagkita kayo, magrespeto ka na lang, manghingi ka ng pasensya, magmano ka. Hindi ko naman po ginagawa yun kasi every time po na magkikita kami, masama po yung tingin niya sa akin. Okay. Kaya, hindi po ako lumalapit sa kanya. Opo, no. Pero yung panahon na yun, nung April 5 na incident, ang sabi po ninyo, tinutukan ka ng baril. Opo. At ano pa yung sinabi sa'yo? Lumapit ka. Lumapit ka rito, tatanggalin ko yung ngipin mo. Tatanggalin ko yung... Ano pa yung mga sinabi niya noon? Parang sabi niya, napaka-agresibo naman ni SK ni chairman. Niya, sabi niya pa po, papuntahin mo yung mama mo tsaka yung papa mo para pagtulong-tulungan niyo akong tatlo. Sabi niya po sa akin. Meron po bang kasama noon si chairman? Wala po. Mag-isa lang siya? Opo. Nung panahon na yon. Opo. Habang kayo naman, ilang kayo magkakasama? Lima po ba yung nasabi? Opo, lima po. Lima. Okay, tapos after po nun, ano na pong ginawa ninyo? Tapos after po nun, sinabihan ko, sabi ko, makakarating to kay Papa. Sabi ko, isusumbong kita. Tapos po, nung umahan na kami sa dagat, sinampal niya po ulit ako. Sinampal ka pa? Opo. Yung mga kasama mo, hindi naman sinaktan? Yung may, ano po, may hawak po akong bata. 1 year and 4 months po. Pati po yun, nasaktan tsaka si Ate Hazel. Okay, si Hazel po, no? Opo. Siya po yung kasama nila ngayon dito sa studio. Hazel is 22 years old. So ma'am, kinukumpirma nyo naman yung statement ni alias Ann. Opo, tapos dinuro-duro po siya tapos minura-mura po ako, sir. Minura-mura din. Opo. Opo. Hindi naman kayo dinamay yung mga ibang bata? Hindi naman po. Okay. Ito po ba ay naipag-alam na natin sa kapulisan? May blatter ba kayong ginawa opo, dito? Opo, sir. Opo. May blatter na? Opo. At alam na rin ng kapulisan? Opo. Pinuntahan siya. Pagpunta namin doon kasi nagpa-blatter kami, pinuntahan siya agad doon sa barangay namin. Hindi na siya inabutan. Ano pong ibig yung sabihin na hindi na siya inabutan? Wala na siya doon sa barangay. Ah, so nagtatago itong opo. Si chairman? Opo. Hindi na siya nadatnan. Hanggang ngayon? Hindi pa natin alam kung asan siya? Kalipas ng 3 araw, sir, nakita ko na siya sa dumaan pa siya sa bahay. Si chairman. So bumalik naman na siya sa barangay. Opo. Sige, makakausap po natin ngayon si Police Master Sergeant Cheryl Manlapas. Siya po ang head ng WCPD, Baleno Masbate Police Station. Magandang hapon po, Police Master Sergeant. Magandang hapon din po, sir. Ayan. Ma'am, na i-report na daw po pala sa ating kapulisan yung nangyaring pagduduro, pananakot,
pananakit at pagtutok po ng baril dito sa ating menor de edad ng isang chairman po dyan sa Barangay Magdalena, Baleno Masbate. Ano na po ba ang update? Meron na po bang nangyaring investigasyon dito? Yes, sir. Actually, sir, no, April 5, 2024, mga 11:30 ng umaga, pumunta po dito sila yung mag-ina kasama yung witness para magpa-blatter sa nangyaring insidente. Opo. Tapos sila din ng nasabing pista. Tapos, sir, pagkatapos ko po may interview, in-inform ko po si OIC, ang aming officer in charge na si Police Captain Lucenta A. Contreras, regarding po sa insidente na nangyari, na involved yung barangay kapitan ng Magdalena Baleno Masbate. Yes po. Tapos sir, nung nalaman ni OIC, pumunta ka dito sa office namin si OIC, then nagpahanap ng bangka na marintahan para pumunta po dun sa Barangay Magdalena. Opo. Tapos sir, ganun na nga lang, pumunta na po kami sa Barangay Magdalena, team lead by our officer in charge, Police Captain Lucenta Contreras, kasama po ako at iba pa naming tropa. Pumunta po dun kami sa Magdalena para po for possible arrest to conduct at pursuit o para aristuhin si barangay chairman ng Magdalena. Pero po sir, pagdating po namin doon, wala na po doon. Tapos pinuntahan po namin doon sa bahay na kung saan tinuturo ng biktima at ng nanay, kung saan nakatira, wala na po doon. So nagtago, in other words, si barangay chairman? Opo sir. Okay. Up to now po, madam, hindi pa po ba natin nakakausap si barangay chairman? Hindi pa po sir. Hindi pa? Pero based on your initial investigation, madam, may nakita na po ba kayong violations itong si barangay chairman? Yes, sir. Actually, sir, ready for filing na yung case regarding sa barangay chairman. At ano po yung kasong ipa-file natin, ma'am? Grave threats in relation to RA 7610, child abuse. Yes, grave threats. Ma'am, yes, matanong ko lang din ha, based po ba sa records ninyo, meron bang registered firearm itong si barangay chairman? Wala, ma'am, pinacheck po namin kanina sa operation namin, wala man daw po. Wala siyang registered firearm. Pero yes, itong ipa-file natin na kaso, nagtutok siya ng baril. So that's another crime, ha? Yung opo, paggamit po niya ng unregistered firearm. Opo, sir. Idagdag po natin yan sa kaso. Laban dito kay chairman, kasi Shari, yung possession of illegal firearm. Mabigat din yung parusa niyan. Opo. Okay, mabigat din po yung parusa. Idagdag na lang din po natin, Master Sergeant Manlapas. Yes, sir. Inform po din sir si OIC ngayon. Opo daw sir, kasi pinacheck niya yung sa kano kung may nakalagay doon na pangalan ni Kapitan. Oo. Well, na-mention niyo po kanina no, na ang ipa-file po ninyo ay grave threats in relation to 7610 or child abuse law. Yes, sir. Pinadagdag ko na po yung the possession of illegal firearms. At kasi na-mention din kanina ni alias Ann at kinonfirm naman ni Hazel na siya ay sinampal. And ano pang ginawa sa'yo, no? So baka i-check po natin, baka pwede pang pumasok yung slight physical injuries laban dito kay chairman. And aside from that, Shari, ha? Police Master Sergeant, babalikan lang din kita. Shari, ipa-file na natin yung criminal case against kay chairman. Dapat meron ding administrative liability itong si chairman. Yes po. Nakakausap na po ng staff natin si ang ating provincial director po ng DILG Masbate, si Mr. Ben Paul Naz. At na-inform na po natin, na ibigay na po natin sa kanya lahat yung detalye po. At nangako din naman po si PD na gagawin niya po lahat po ng investigasyon po patungkol yes po dito. Yes. Oh, kasi ang pangit lang pakinggan na ang inyong barangay chairman ay ginagawa ito sa isang menor de edad. Opo. Okay? At na base sa investigasyon ng ating mga pulis ay na-verify naman nila yung information. So obviously, hindi siya karapat dapat na maging isang ama ng inyong barangay. Tama po, sir. Oo. Well, again, no, si barangay chairman,
hindi ata natin makokontak si Barangay Chairman Shari? Si Barangay Chairman Ricky De La Rosa ng Barangay Magdalena, Baleno, Masbate. Hindi po siya sumasagot sa mga tawag ngayon. Pero eto madam, tutulungan po namin kayo, kausap naman na din po natin ang PD po ng DILG Masbate, Provincial Director. Gayun din po ang head po ng WCPD po sa Baleno, Masbate para po matutukan po itong kaso po ninyo, ma'am. Opo, ma'am. Okay. At ma'am, kung sakaling nakikinig po sila, sila chairman, meron po ba kayo na is-imensahe sa kanila, ma'am? Galit ang nararamdaman ko sa kanila, ma'am. Mm-hmm. Galit na galit ako kasi yung anak ko parang ayaw nang pumasok sa school. Kasi takot na siya. Pati yung anak ng babae. Kasi saka kami sir, natatakot din kami sa kanila. Pagpag-uwi na yung bantayan kami. Ma'am, yung regarding po sa safety po ninyo, ma'am. Sergeant Cheryl Manlapas. Yes, ma'am. Opo. Sarge, baka pwede rin po natin ma-i-coordinate po sa ating chief of police dyan po sa Masbate yung seguridad po ng kanilang pamilya po. Dahil syempre, nag-aalala din po si ma'am sa safety yes, po nila pag uwi po ng Masbate. Yes, ma'am. Actually, ma'am, andito man kanina si Lloyd. Nakikinig din po sa interview. Okay. Sige. Magandang hapon din kay OIC po ninyo, no? At good job doon sa mabilis na inyong pong pag-imbestiga. Pero sana, ang hiling ko lang ay makausap nyo rin. May interview nyo yan si Barangay Chairman. At i-file na po natin kaagad-agad itong kaso, ha? Opo, thank you po. Maraming salamat, Police Master Sergeant Cheryl Manlapas. Thank you very much po, sir. Okay, Shari, nasa linya rin natin si Sir John Roland Lodado. Ang head po ng MSWD ng Baleno, Masbate, attorney. Okay, magandang hapon, Sir John Roland. Magandang hapon din po, attorney. Yes. Sir, binabasa ko kasi ito, may certification coming from the Baleno Municipal Police Station at sinabi nga po dito na yung experience nung naging karanasan ni alias Ann ay nagresulta sa fear and trauma sa kanya. No? So, sir, bilang menor de edad pa naman po itong ating biktima, ano po kaya ang pwedeng assistance na maibibigay ng ating MSWD? Apo. Attorney, pwede po kami makapag-provide ng counseling sessions po muna para sa minor victim natin para at least ma-process natin yung traumatic experience na nangyari po sa kanya. As well as doon po sa family kasi mas maganda din po na pati yung members ng family makaunsel din po kasi naging witness din po sila doon sa traumatic experience ng bata. Okay, yes. Sige po, i-refer po namin sa inyo. Sabi po ni Sir John Roland, I think narinig po naman ninyo, pati yung buong pamilya kasi syempre kailangan tulong-tulong po yan, hindi lamang yes, po yung representatives ng MSWD para makapag-cope up naman itong si alias Ann. At kami po no, ay concerned dito sa na-mention nyo kanina na parang ayaw na rin niyang pumasok sa paaralan. Well, number one for her safety, pero dun sa trauma, ito po, no, ang MSWD po natin ay gagawa ng paraan, assistance. So, Sir John Roland, no, huwag nyo na lang po munang ibababa. Kakausapin po namin kayo ng staff para ma-coordinate po natin kung kailan at kung paano po gagawin yung conference or the assistance from the MSWD. Apo, yes po, attorney. Okay, maraming salamat, Sir John Roland Lodado. Welcome po. So, ma'am, narinig nyo naman kanina no, si Master Sergeant Cheryl, naka-ready naman na yung ihahain sana na kaso. Ang suggestion ko lang, since base dun sa naging statement po ni alias Ann, parang may mga iba pang kailangang idagdag na mga violations or mga crimes. So, ang gusto po natin, minsanan na lang na pag-file para hindi naman pa ulit-ulit, hindi rin po inconvenient sa inyo. So, i-amend lang nila, aayusin lang po nila yung reklamo at itutuloy po natin opo, yung reklamo laban dito sa inyong barangay chairman. Okay po. Sige po ma'am, maraming salamat. And Ann, kakausapin ka namin sa kabilang studio ha. Ito naman po ay na-i-coordinate na po natin sa MSWD, WCPD and sa DILG po. Opo. Okay po. Opo. Para po sa criminal and administrative case. Yes, the administrative. Iba pa po yun, yung administrative mm-hmm. liability niya. Yun po bilang isang barangay chairman. Opo. Maraming salamat po.
Apo. At siguro ibigay na rin, ipagbigay alam na din po natin ito kay Yusek Valmosina ng DLG yes. Po. Opo, action man din natin yan. Attorney, lagi din natin maaasahan yan para po mabigyan din po ng action ito pong ginawa po kayaan. Maraming salamat po ma'am, kausapin po namin kayo doon. Thank you po. Magandang hapon. At mga kapatid, maraming salamat po sa lahat po ng mga sumubaybay ng Wanted sa Radyo. Bagong lahat, belated happy birthday kay Kulas. Happy birthday, Tolentino. Kulas. Ah, today. Today. Happy birthday kay Kulas Tolentino. Ano full name niya, kuya? Joaquim Nicolas Tolentino. Ayan, happy birthday. Birthday. Ayan, napaka-poging bata yan, attorney. Yes, yung tatay daw kasi pogi din. Okay, happy birthday. And happy viewing, ihabol ko lang din. Happy viewing kay Miss Abel De La Cruz and Kathleen Uyehera. Na nasa US ngayon. Ah, may fans daw po ng Wanted sa Radyo. Thank you very much po. At maraming salamat po sa lahat po ng mga sumubaybay ng Wanted sa Radyo. Maraming salamat po. Sa Lunes po muli, ako po si Shari Romani. Sa magandang hapon po sa ating lahat. Muli po, ako si Attorney JV Bernardes mula sa tanggapan ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ng ACCIS Party List. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Lahat and welcome po sa Bordagulan Serye. And samahan niyo po kami mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Tapos na po Wanted sa Radyo. Magandang hapon po. Ako po si Shari Raman. At ako naman si Marcel Tulfo Tungol. At syempre ang program po ito atin sa atin ng Robust Dietary Supplement for Men, di umatras at yung mayo sa bawat laban. Ito ay gawa sa IP Medium Extract, L-Arginine, Sungaria, Sinumarm at GABA, mga sangkap na tumutulong sa mga kalalakihan upang mapanatiling masaya ang panglawing-lawing ninyong mag-asawa. Ang Robust po ay 70 pesos SRP per tablet lamang at syempre meron tayong Robust Extreme para sa mababang romantic date kasama si Mrs. Ang Robust Extreme po ay 140 pesos per capsule lamang at pares pong mabibili at available sa all leading drugstores nationwide at it's at an ATC International Healthcare Corporation. Your trusted life. Alay. At syempre, nandito na ang Fortune Pay. Big savings with
Rewards and discounts. Savings sa pinaka-gold ko this 2024. Buti na lang may Fortune Pay app. Dahil nakakaipon ako ng points na pwede kong i-convert into discount coupons na magagamit ko tuloy sa inang babayaran ko sa aking bills. Ang Fortune Pay po ay available po sa Google Play Store at Apple App Store. So, saan ka pa? Fortune Pay na. Okay, and ang programang ito ay hatid po sa atin ng Move It Discarding Tapat. Maraming salamat po sa mga riders ng Move It ngayon. Yes. Na bumabiyahe kahit napakainit sa labas. Iba yung init sa labas. Hindi ko carry yung init pwede sa labas. Pwede magpurito ng itlog. Kaya nga, iba yung init. So, magbaon po palagi ng tubig, lalong-lalo na po yung ating mga nakabilad sa araw. Mag-tumbler kayo ng tubig yung malamig na malamig. Sarap ng malamig na tubig. Diba? Para... stay hydrated. True. Diba? Kaya mag-ingat po tayo dahil iba po yung init ngayon, umaabot ng 40. Saka huwag niyo pong kalimutan ang inyong mga pets. Okay? Kung kayo po ay nagbabaon ng tubig, huwag niyo po silang kalimutan iwanan ng tubig. Mm-hmm. Diba? Yung malamig na malamig din. Kung yung may yelo. Yes. Oo, dahil diba? Malaking tulong po sa kanila dahil sila po ay mas mabalbon sa atin. Isipin nyo na lang kung tayo naiinitan, paano pa kung sila, diba? So, ang mga kapatid, napaka-special po ng segment po na ito. Minsan na rin po natin itong na-post sa Bardagulan serye dahil marami din po ang nagre-request nito. Ito pong pag-uusapan natin is about po sa mga problema po sa pagtulog. Mm-hmm. So, ito po yung mga nandyan na yung mga bakit hindi ka makatulog, bakit nag-oversleep ka naman, yung iba nag-oversleep, yung iba nagigising sa madaling araw, yung iba grabe kung bangungutin. Meron yung grabe humilik, ganyan. Yeah, grabe humilik. So, kung meron po kayong mga kakilala or kayo po mismo, mga kapatid, ay nakakaranas po ng ganito, manood po kayo ngayon dahil makakasama po natin si Dr. Rodolfo Jun Dizon, ang sleep specialist po and president ng Philippine Society of Sleep Medicine. Kasi ito, mga kapatid, dito natin, di ba yung sinasabi nila, yung insomnia... Ikaw meron ka nun, di ba? Dati. Pero hindi ko alam, medyo bumabalik-balik ulit ngayon. Lalo na ngayong April. Lalo na noong April. Sa mga may insomnia, ayan, ito yung pinaka-perfect na episode sa inyo. Lalo na yung mga, paano ba ma-determine kung sleep-deprived na ba kayo? Kulang ba tulog nyo? Sakto lang ba yon? Ilang oras ba ang... tamang tulog. Mm-hmm. Ayan. So, nandyan na si Dr. Rodolfo Dizon. Hi, Dr. June. Magandang hapon po and welcome po sa Bardagulan serye. Hi, Doc! Ay, magandang hapon po, Mamarl Pansari. Ayun. Una sa lahat, Doc, maraming salamat po at nagbigay kayo ng oras sa aming programa dahil marami po talaga kaming listeners and viewers, Doc June, na may mga katanungan patungkol po sa kanilang pagtulog. Okay po. Salamat po sa pag-imbita sa akin dito sa programa nila. Opo. Doc June, unahin na po natin. Since kayo po ay isang sleep specialist, paano po ba, ano po ba ang nasasakupan, Doc, ng sleep specialist po? Yung pagiging sleep specialist po, kasama po dyan yung number one, pinaka-common, yung insomnia, hindi makatulog. Opo. Hirap matulog sa gabi. Pangalawa, yung mga nagihilik, yung mga may sleep apnea. Mm-hmm. Tapos, meron din po yung mga nagkakaroon ng... movement sa gabi, mga nag-sleepwalk, mga nag-sasalita sa gabi, nagkakaroon ng nightmares sa gabi, tapos pati rin po yung sobrang tulog, yung mga may narcolepsy kasama po ito. Okay, pero Doc June, alinawin lang po natin, yung mga sleeping problems po ba natin is wala pong pinipiling age, ultimo bata po ba, bakit po may mga bata din na nakakaranas din po ng paghirap sa pagtulog? Wala pong pinipili yung mga sleep patients po, no? Mostly nakikita namin mga bata na young adults nasa shift workers, yung mga nasa call center, yung mga nasa hospital,
may panggabi po sila, and also yung mga senior citizens. Yung mga bata naman, opo, kadalasan pinapadala po, pinapakonsulta po sa amin kapag may paghihilik na malakas, pag natutulog, saka kapag tumitigil po yung paghinga pag natutulog. Oh, kahit bata, Dok, nakakaranas ng malakas na paghilik? Marami po sila. Yung mga bata na malalaki yung tonsils o kaya yung mga sobrang healthy, they tend to snore po. Oh, unahin na natin, Dok. Ilang oras po ba talaga ang dapat nating... yung right amount of sleep. Mm-hmm. Right hours. Yes. Yung right amount of sleep po, depende sa age. Sa adults po muna, recommended is 7 to 9 hours. Mm. Okay, hindi natin nasasakop yun. Hindi talaga. Marami po. May mga articles po, research articles for the past 5 years. Sinasabi yung Pilipinas, one of the sleep-deprived countries in the world, pati South, lalo na sa Southeast Asia po, pang-apat tayo. So, kadalasan, it's due to our behavior, yung sa globalization, saka sa digitalization po, nagkakaroon tayo ng sleep problems. Oh, okay. Tapos sa kids, Doc? Yung sa kids naman po, mas bata, mas matagal po yung tulog. Pag 4 to 12 months, nasa 12 to 16 hours po dapat. Tapos 1 to 2 years, 11 to 14 hours. Mm-hmm. 3 to 5 years, 10 to 13 hours. Yung mga less than 6 years old, pwede po silang mag-kesta, mag-naps. Pwedeng paputol-putol yung tulog. Once na umabot po ng 6 years old, pati sa adults, we do not really recommend po yung pagkakaroon ng naps sa tanghali. Pag nasa grade school na po, 6 to 12 years old, nasa 9 to 12 hours of sleep, matuloy-tuloy dapat. And pag teenagers po, yung 13 to 18 years old, 8 to 10 hours of sleep yung kailangan po nila. Continuous and uninterrupted po. Ah, sana all. Oh, yung huli ko yatang matupag tulog na matagal, nung fetus pa ako eh. Oo, ma. Doon pa ako sila sa pupunan. Inayata yung huli ko tulog na matagal. Mayroon may ibang nagsasabi, Dok, na 6 hours, 7 hours, okay na daw yun. Is it true? Kanyari kapag nasa 30s. Yeah, lalo na yung mga working adults natin. 6 hours is enough for them already. But is it enough for our body? Depende po yun sa individual. Kung sapat na, kung feeling nila okay na po. Merong mga tinatawag na short sleepers. Yung konti lang yung tulog na kailangan. 5 hours, 6 hours. They function really well. Yung 6 to 7 hours, nasa gray area po. You can function. Pero yung maximum benefit po ng tulog, based on the research po na ginawa in other countries, mm-hmm, talagang mas makuha natin yung best productivity kung matutulog po tayo ng 7 to 9 hours for adults po. Oh my God. Tuloy-tuloy yun, Dok. Wala pong ano, kumbaga yung gising, commercial nap, tapos gising, nap, ganun. Ang recommend, ano po natin, ina-advise, continuous po talaga. Kasi yung tulog po, para maging malalim yung tulog, hindi lang po sapat yung oras. Dapat tuloy-tuloy po para ma-reach yung malalim na stage ng tulog natin. Kasi meron, syempre, minsan, Dok, pag natutulog ito, tawag yung boss mo. So, sasagutin mo yun. Oo nga. Oh, tulog ka ulit. Minsan yung iba, hirap na makabalik sa tulog. Pero... Kami din affected po nan pag may tawag po. Sila pala yun. Hindi, pero Dok, kasi yung sa inyo naman eh, talagang expected nyo na at any time may tatawag. Yung sa amin kasi, hindi expected itatawag. Nasa bakasyon ka, tatawag pa din. Chatro yun. Oo, di ba? Pero, ayan. Oh, sige. Hindi, yung Dok, unahin na natin kasi yun po yung may pinakamaraming comment eh. Mm-hmm. Kung bakit may mga tao po, ako na yon, sabi niya kanina, nahirap sa pagtulog, Dok. Ano po yun? Depende sa sanhi kung bakit po nahihirapan matulog. Mostly, depende kapag, po saan, Dok? Sorry? Sa sanhi. Sa sanhi. May trigger po kasi okay yun. Okay po. Yung una, pinakamadali, yung tinatawag na behaviorally induced
insufficient sleep. Yung dahil sa kabisihan natin, hindi tayo nag-aalat ng sapat na oras para makatulog. Yung magtatrabaho ng mga, yung iba, nagdo-double job, 16 hours, so 8 mm-hmm. hours na lang matitira. Siyempre, may pag-aayos pa sa bahay, may ibang commitment. So, hindi nila nakabibigyan ng sapat na oras para matulog po. Yung pangalawa, yung mga may pinagdadaanan. Pag tinawag na insomnia, yung may insomnia po, no? Insomnia is defined as difficulty initiating sleep, nagigising sa gitna ng gabi, saka nagigising sa mas maaga sa nais natin. Bali, yun po, nangyayari dapat most days of the week para matawag na insomnia. Kapag may insomnia, may magti-trigger po talaga dapat doon. Pwedeng sa relationship, sa profession, financial, or sa health. May mga patients po ang nakikita, biglang nalaman na mataas yung blood sugar, minenergious na, may anxiety, so hindi na sila makatulog. So, depende po sa nag-trigger. And second, dun sa pag nag-trigger na yon, ano yung nagsasanay kung bakit tuloy-tuloy na hindi makatulog ng maayos sa gabi? Mostly dun sa tawag, behavior natin, no? Yung sleep hygiene. Dahil hindi na tayo makatulog sa gabi, kukunin na yung cellphone, mag-scroll ng social media, then dahil dun, magiging mahirapan na tayong makatulog dahil dun sa maliwanag na ilaw, nagdulot ng cellphone, yung iba nanonood ng TV. Then, ngayon, yung trend po ngayon sa mga nag-scroll ng cellphone, mga channels, yung algorithm nila, they're very effective. So, hindi natin napapansin na nalidibang na tayo at ilang oras na pala tayo nag-scroll. Opo. So, yun, hindi mo alam, 4 o'clock na pala, lapit na akong bumangon. Oo, naku, so, maling gawain pala talaga yung ganun, ano? Yes, ina-avoid po natin yon. Yung isa sa mga tips na binibigay po namin, kapag nagising ka, tapos nakahiga ka lang sa kama, naiinip ka ng, na hindi makatulog, get out from your bed and do something relaxing. Mm-hmm. Pwede yung mag-meditate, magdasal, nakinig ng music, magbasa ng libro o printed materials. Even yung mga maraming nagkoconsulta po sa akin na patients, ang dami daw tumatakbo sa isip nila kapag disabang nakahiga sa kama. So dapat bumangon sila, sulat nila yon sa isang journal. Kasi minsan nag-aalala tayo na baka malimutan ko na itong gagawin ko bukas. So hindi na tayo makatulog, may running thoughts na yon. O kaya ito yung plano kong gawin para sa mga activities. Yung brain po kasi natin kapag gabi, it tends to be emotional. So, parang naapektuhan tayo. It will increase yung anxiety. Sometimes, yung nalulungkot, may depression. But, pag sa umaga natin harapin yung mga task natin, we tend to be more proactive dun sa pag-solve ng mga situations. So, yun yung difference kapag sa gabi sa umaga na pag-iisip natin. Alam mo, confirm yun, Doc. Yung nakahiga ka na lahat-lahat, pero inaantok ka na, Doc, pero hindi, para ang gulo-gulo ng utak mo. Pero wala ka naman, Doc, pinagdadaanan. Kumbaga, wala ka rin iniisip. Wala ka naman masyadong iniisip, pero parang mababaw yung tulog mo, Doc. Yung ganong feeling. Pag ganun po, baka masyado tayong busy sa buhay. Madaming activities. Ganun po, Doc. Ang lakas ng loob kong magtanong, confirm naman talaga yung mga sinasabi ni Doc. Oo. Ganun ba yun, Doc? Parang sa umaga, masyadong, parang kumbaga, nasana yung utak mo na laging nag-iisip. Tama ba, Doc? Yes. Tapos yung, siyempre tayo, kulang yung oras natin kapag nagtatrabaho, di ba? Opo. We're very busy. Yung hindi sapat yung 24 hours sa atin, mas marami pang distractions. So pagdating sa gabi, pag nakahiga tayo, nagra-run yung mga thoughts natin. And dahil doon, hindi tayo mapakali. So, mm-hmm. Yun po yung, doon nag-work yung journaling na sinasabi natin. Okay. So, Doc, may mga
well, aaminin ko naman, Doc, may mga times talaga, Doc, na madalas po talaga na nagtitake po ako ng melatonin. Pero, Doc, kailan po ba dapat uminom lang ng melatonin? Yung pampatulog, Doc. Papa, yung melatonin naman, it's actually over-the-counter yun and considered a supplement. So, in my opinion, wala namang masama doon. Basta cautious lang tayo sa pag-inom, yung ilang milligrams lang or ilang capsules, di mag-overdose. Yung it works in some patient, it works in some, tapos sa iba hindi naman. So, ang important lang doon, kung talagang hindi tayo kontento dun sa pagtulog, tapos naapektuhan na yung ating activity araw-araw, relationships, sa work, maganda, mag-seek na tayo ng consultation from a professional po, sa doctor nila. Not necessarily a sleep specialist para may makausap po tungkol doon sa concern. Ayun. Anong klaseng doktor ba, Doc, yung dapat hanapin if you have trouble sleeping? Kasi yung iba gusto naman pumunta ng hospital but they don't know which doctor to look for. Yung sa sleep medicine po, medyo meron po tayo mga sleep specialists. Yung sleep specialist, ano po yun, maraming subspecialty. Ako po, talagang internal medicine ako sa pulmonary medicine, pero may training sa sleep. Yung iba naman, ENT po, dahil dun sa paghilik, mm-hmm. but they also handle yung insomnia. Yung iba, neurologist, psychologist, pediatrician din po, nag-cater dun sa mga sleep problems. Yung mga, sa akin po, yung suggestion ko, sa primary healthcare physician, pwede nilang i-discuss po yun. Tapos kung sa tingin ng primary healthcare physician nila, family doctor, na kailangan ng more specialization para mag-handle dun sa problem nila, pwede po dun sa sleep specialist po. Okay. So, meron pang isang laging problema ng lahat. Kasi, Doc, marami po akong kasama na sobra, parang akong may kasama mga barko. Oo. Napakalakas. Alam mong dadaong na sila. So, ang ginagawa ko, inuna ako sila matulog bago sila makatulog. Para sure lang. So, ano ba talaga, Doc, ang cause ng sobrang lakas sumilik? And when is it normal and when is it not? Yung sobrang lakas ng humilik, it's due to sa obstruction sa upper airway. Kumikipot yung daanan ng hangin natin sa likod ng lalamunan. Pagpasok, minsan sa ilong din, pag nagsisipon, mas malakas tayo maghilik kasi bumubukas yung bibig para dun pumasok yung hangin. So, dahil dun sa collapse nung ngalangala, nung tonsils, pag malaki yung tonsils, no, pag yung dila malaki, pag nag-gain ng weight, pwedeng magkaroon ng narrowing dun sa upper airway. At dahil malambot yung mga structures na yon, yung soft tissues na tinatawag, nagbabibrate siya pag humihilik. Mm-hmm. And that vibration causes yung snoring pag malakas. Pag mas malala, hindi lang siya nag-snore, tumitigil talaga yung paghinga. So, hindi siya maganda sa katawan dahil kulang yung hangin na pumapasok. Therefore, yung oxygen sa katawan, posible na bumagsak. So, hindi, in general, Doc, hindi talaga siya safe when you snore at night, every day? Kung, depende po, may tinatawag na primary snoring, yung hindi pa siya sakit, pero pwede pa. May tapos, one step doon, yung sleep apnea, obstructive sleep apnea, is a condition na may symptoms na, yung pagising sa umaga, parang hindi pa rin refreshed yung gising. Pagising, parang irritable sila, nagtalimutin, hindi makapag-concentrate, tapos nagkakaroon ng clumsiness, mali-mali yung ginagawa. And yun yung mga short-term complications. Pang matagalan naman, kaya gusto nating ma-address yung obstructive sleep apnea dahil apektado na rin yung yung blood pressure, nagkakaroon din ng sakit sa puso, yung irregular yung heartbeat o heart failure, yung blood sugar na apektuhan na rin, pati yung mas mataas din yung incidence ng stroke dun sa mga individuals na merong sleep apnea. Yung iba kasi sinasabi lang, Doc, pagod lang sila.
Pero yun yung pang-excuse. Pag pagod ka, kunyari, normally you don't snore, pero yung may isang, kunyari, may isang day na sobrang pagod ka talaga, and then you sleep, tapos nagsusnore ka. Is that okay? Or it's also alarming pa din? Kung minsan lang, paminsan-minsan lang, okay lang po, lalo na pagpagod. Tama naman yung observation po nila na kapag sobrang pagod, bagsak agad yung nagigilik. It's because yung sa stage ng sleep na tinatawag na rapid eye movement, isa yun sa dalawang malalim na part na stage ng tulog. Eh, no? Mm-hmm. Ano lang po, yung para sa nakikinig na ano natin, nababayan, yung stage ng sleep, so magsisimula yan stage, yung non-rapid eye movement, stage 1, tapos may stage 2 and stage 3, tapos yung rapid eye movement. Parang sa kotse, yung manual na na kotse, no? May first gear, second gear, third gear, and fourth gear. Opo. Yung first gear, pasimula pa lang, parang patulog pa lang tayo. Yung second, medyo umaarangkada na. Tapos yung malalim na tulog, yung stage 3, saka yung rapid eye movement. Na pag bigla tayong matulog ng pagod, pwedeng dumiretso yun sa rapid eye movement. Yung rapid eye movement sleep, talagang paralisado yung katawan natin, tapos yung utak natin tumatakbo. No? And yung mga information na nag-gain nung umaga, during tanghali o hapon, inaano yan, ini-store sa brain natin for long-term memory. So, yun yung dahilan kung bakit pag sobra tayong pagod, mas napapansin na nagigilik. Kung yung pagigilik, madalas na talaga, saka sobrang bothered na yung kasama sa kwarto, kahit sa kabilang kwarto, nagigilik. Yun, tas meron ng symptoms sa umaga na antukin, irritable, madaling makatulog, masandal, tulog lang. Yun po yung na-recommend natin na magpa-sleep test or polysomnogram para makita kung may sakit po talaga. Oh, sleep test, Doc. Kahit saang ospital po ba yan, Doc? Pwede po? Hindi po lahat ng ospital sa ngayon merong sleep test po talaga, yung sleep center. Yung mga malalaking hospitals, meron. Available naman po, not only in Metro Manila, sa Visayas meron na rin po, pati sa Mindanao meron na rin po. But hindi sila ganong karami. Hopefully in the future, dumami pa lalo. Yung isa sa mga yung sa hinahangad namin po. But sa Metro Manila, marami na rin po yung nag-cater for sleep problem. Yeah. Kasi feeling ko, Doc, maraming hindi nakalam na may doctor for sleep itself dito. Not like sa other countries, like sa US, na parang every problem has its own doctor. Dito kasi parang pag doctor ka, lahat tinatanong sa'yo. Mm-hmm. Like sleep, yung paghinga mo, yung pag-ubo mo, parang they think of a doctor na parang, I mean, may general physician naman, but like kunyari, they don't know na may specialist talaga for, kunyari, yan, for sleep, kung may problems ka with snoring, or you have to do sleep test, wala masyadong nakakaalam niyan. So, it's a good topic kasi alam ko maraming Pilipino na nagsustruggle with yan, snoring. Yan talaga isa ko rin problema sa mga kasama ko, Doc, talaga. I cannot talaga. Oo. O, kahit payat, Doc, eh. Gusto mong... Kahit payat. Ganunin yung alang-alang. Kasi kaya today. Oo nga, Doc. Oo, may mga payat, Doc, na humihilik. So, kahit hindi sila talaga mataba. So, usually sinasabi nila obese yung mga ganun yung nakakaranas. Pero, like yan, si Aying. Payat yan, pero sobrang lakas po humilik. Pero hindi rin pagod. Ano po yun? Depende dun sa cranial morphology yung tawag, kung paano nag-shape yung mukha. Tayo po mga Southeast Asian. Gusto niyo po ba makita? Nandyan pa ba si Aying? Andyan. Para makita ni Doc. Kasi ang lakas po talaga. Wala. Doc. Ah, wala. Umalis. Ang lakas po talaga. Okay sana ko swerte yung shape ng mukha eh. Kahit siguro, swerte. Yan, lakas talaga, Doc. Tapos meron kasi, si Joseph, sobrang lakas. Si Joseph din. Oh, sobrang lakas. Si
Hindi naman. Ah, okay. Kasi ako, sinashare ko po sa mga patients ko. Ako rin, malakas magilik. Medyo overweight ako, pero ano, it's dahil po yun dun sa pag sinilip yung throat ko, yung ngala-ngala, malalim talaga. So, yun yung lumalaylay pag natutulog ko. Siguro siya yung malalim na, no? Tingin nga. Oo, kasi may mga minsan kasi, Doc, yung tipong wala pa naman kayong 2 minutes or 3 minutes na tutulog. Nahilig na. May mga ganun na talent, Doc, no? Yung nasandal lang na wala na. Nasa clouds na siya. Nauna na siya sa biyahe. Humihilig na agad. Kaya medyo nakaka-alarma din kapag gano'n. So, nakaka-alarma yun, Doc, pag nasandal ka kahit di ka naman talaga super puyat. Pag nasandal ka, wala na. Yes. Lalo na kung natutulog sila ng matagal sa gabi. Mm. Tapos pagdating sa umaga, antok pa din. Personal experience ko, nung hindi pa ako sleep specialist, talagang sa high school pa lang, binibiro ako, may off button daw sa likod ng ulo kasi pag masandal, dito. Nag-off na. Oo nga. Hindi kasi yung iba nirarason na, kunyari, Doc, pagpuyat, ganyan. Pero kasi, every time, parang nagiging habit nila kahit puyat man or hindi. So, hindi siya healthy na pag nasandal ka or tapos super haba ng tulog mo. Yung cameraman natin, si Kuya Romel, kahit po nasa kabilang kwarto na siya, Doc, rinig na rinig ko talaga yung hilik niya. Tapos, every time na matutulog talaga siya, as in, nahilik talaga. Pero, slim si Kuya Romel. Slim naman siya, Doc. Pero, grabe po ang lakas talaga ng hilik niya. Mukhang may pinagdadaanan po, Doc, lagi yung mga kasama namin pag umihilik. Kasi, baka po din yung tonsils malaki. Kaya, so, marami din talagang causes. Manonood daw si Kuya Romel ng ating segment na to. Kung malakas maghilik, tapos parang pagising po talaga, yun yung cue. Kung pagising, hindi refreshing yung tulog, tapos kung sa antukin sa umaga, saka kung overweight, mas maganda. We advise na magkonsulta, tapos likely kailanganin nila ng sleep test po. Mm-hmm. Diba, Doc, meron din yan yung parang isang machine na nilalagay? Yes, yan po yung tawag CPAP machine na pag natutulag suot-suot. I use one. A lot of doctors use that one. Kasi ang ginagawa niya, wala siyang added oxygen pala po. No? Yung misconception ng iba, may kailangan ng oxygen pag nag-iilig. Hindi kailangan. Kailangan lang ng CPAP machine para pag nagbubuga siya ng hangin gently to increase yung area ng dadaanan ng hangin. Mm. Parang lalagyan ng kalso yung mga soft tissues, again, yung ngala-ngala, yung tonsils, yung dila, para hindi siya mag-collapse. Ah. And sa mga walang may sleep apnea, it parang weird tignan pag i-google lang, no? Search lang sa social media. Parang pangit-pangit, may suot kang mask. Pero sa mga may sleep apnea po, it's very life-changing and talagang sinasabi niya, and ako, advocacy ko po yun dahil I use one, talagang nakakapanibago yung buhay na pagising ng yung iba, pag unang gamit pa lang nun, parang, uy, Doc, pwede pa lang matulog ng ganito dahil ang tagal-tagal ko nang nag-tiis. So, it's very, yun yung isa sa mga ways para address yung sleep apnea. Oh, okay. At ito naman po, Doc, bakit naman po may mga nag-oversleep naman po? Yung grabe naman ang matulog. Mm. Yung OA na, OA parang bawi. Paredi na saan. True. Grabe na matulog, Doc. Minsan, may kakilala ko, Doc, halos kaya niyang matulog ng halos nasa 16 hours straight. Wow. may kakilala ko nun, Doc, as in hindi talaga siya bumabangon. Minsan ginigising na lang siya para, uy, umihi ka naman. Literal talent niya talaga yung matulog. Dalawa yung mako-consider po natin. One is yung narcolepsy, which is rare po siya, yung narcolepsy. Konti lang meron na meron silang predisposition na tulog agad. Kinetest din po yun. Pero yung dalawang tanong doon, isa, para makonsider, baka may sleep apnea din.
Kung may sleep apnea po kasi, hindi sapat nagiging paputol-putol yung tulog sa gabi, tapos hindi sapat yung quality of sleep. Pagdating sa umaga, parang pagod pa rin, so matutulog ulit sila. So pwedeng yun. Tapos yung iba naman po, yung baka may pinagdadaanan, yung depression. Kahapon, nung isang araw, nakinig po ako dun sa ano nyo, sa segment about depression. And it one of the presentations ng depression, yung ayaw, yung gusto nilang maging active sa buhay. Kaya nagkukulong sa kwarto, matutulog ng matagal. And gusto nating ma-address po agad yon yung mental health issues kapag nag-oversleep din. So yung tatlo po yun, pag nag-oversleep, pwede pinakabihira yung narcolepsy, obstructive sleep apnea, and yung mga may depression or anxiety, pwede po yun na nagtatagal sa kamas sa pagtulog po. Oh, okay. Doc, baka pwede naman tayong dumako, Doc, sa usapin po ng nightmares. Yung mga, grabe po yung mga bangungot. Bakit po humahantong? Opo. Bakit po humahantong sa ganun, Doc? Or may mga madalas po... Hindi naman karma yun, Doc. Bakit po kaya ganun, Doc? Yung iba sobrang lalayo kung bangungot. Tapos may iba pa, di ba, na Doc, namamatay sa bangungot? Tama ba? May mga ganun balita. Meron din po yung tinatawag na sudden unexpected nocturnal death. Yung bangungot yung tawag sa atin. Pag bangungot, pwedeng tatlo po yung terms natin na ginagamit bilang Pilipino. Una, yung masamang panaginip. Pangalawa, yung namatay sa bangungot, pwedeng sa acute hemorrhagic pancreatitis or yung sa heart attack pag habang natutulog. Mm-hmm. Yun po yung mga na-encounter natin na terms sa bangungot. Yung nightmare itself, hindi naman, wala pa namang nagsasabi na namatay sila dahil nabangungot. Kasi pag inotopsy yung ibang na mamatay habang natutulog, talagang heart attack and pancreatitis yung cause. But yung bangungot, pwede rin dahil sa karma. Kasi pag may, pwede din po. Kasi kung merong negative feelings, yung individual, no, habang natutulog, it tends to create a bad dream. Yung meron yung mga parang horror stories na po. So, pwede yun pag merong nakaaway sa trabaho, sa family. Mm-hmm. Pwede yung nanood ng horror movies just before the night kasi nandun pa sa isip, tumatakbo siya. So, pwede magkaroon doon. Nightmare on Elf Street. Elm Street? Mm-hmm. Pala ang atake, di ba, Doc? Oh, sa panahon natin yun po, yung sa ngayon, parang iba yung pinapanood. Elm Street. Sorry, ibang series kasi yung akin. Nightmare on Elm Street. Oo. Kasi Doc, may mga iba na parang gabi-gabi yung binabangungot. Gabi-gabi silang nananaginip ng hindi maganda. Kaya nagkukos ng parang nagigising sila ng madaling araw tapos nahihirapan na po sila sa pagtulog ulit. Yeah, meron po kami na encounter na gano'n. Yung naging sanhi pala is trauma during the childhood stage. Yung isa, teenage years naman. So, pwedeng yun. Meron silang nasa loob na unresolved issues. So, pag natutulog, lumalabas bigla yun. Nagkakaroon ng mga recurrent dreams tungkol doon, paulit-ulit. And then, pagising sa umaga, syempre, parang kabado na sila, iniisip yun, nahihirapan na silang bumalik sa tulog. Yung mga may post-traumatic stress disorder, yun din ang isa sa mga individuals na nakaka-encounter ng nightmares na recurrent. Mm-hmm. Ang hassle kaya nun, Doc, yung I'm sure marami ding nakikinig sa atin. May question yata, yung isa nating netizen, Doc, asan ako, Yagami? Yan. Problema ko, ma'am, sa kulang sa tulog, para na akong lutang na hangin na lang lumalabas sa tenga ko sa kulang sa tulog. 5 hours lang tulog ko, 17 hours ang trabaho. Sabi, naghihilik daw ako, hindi ko na malayan sa sobrang pagod. So, ano yung marerecommend mo dito, Doc June? Yan po, kay Sir Lisander. Very obvious yung 17 hours na trabaho. Mm-hmm.
no? 24 minus 17, 7 hours lang yung oras para hindi magtrabaho. Yan yung tinatawag na ano, behavior-induced sleep insufficiency. Hindi sapat yung number one, as much as possible, babawasan yung trabaho para ma-prioritize natin yung kalusugan ni sir. No? So, mahirap sabihin na tuloy mo lang yan tapos matulog ka ng makakatulog ka ng mahimbing kasi yung schedule ng buhay niya hindi siya ano hindi siya fit para dun sa healthy na healthy lifestyle o healthy na tulog. Yung one thing din na gusto nating malaman ano ba yung weight niya, ano yung structure ng mukha para masigurado na yung snoring ay hindi sleep apnea. Maraming posibleng sanhi nung hindi pagkakaroon ng mahimbing na tulog pero diyan pa lang you have to decrease yung time ng trabaho. Oh, kasi para sa inyo din naman 'yan, 'di ba? Kasi sabi nga ni Doc, well, ako din naman Doc, halos minsan 17 hours din kung mag-work. Pero Doc, kailangan din kasi natin ng enough sleep lalo na kung kunyari weekdays bumawi tayo, ay weekends. Diba, Doc? May pinatawag pong ganun yung ano, yung may sleep debt, yung utang na tulog na binabayaran natin pag weekend. Yun lang yung kaya kong bayaran, Doc. Na utang ngayon. Not true. As of the moment. As of the moment, yun lang ang kaya nating bayaran, yung tulog. Pero minsan, ang hirap pa din eh. True. Ah, may sleep debt pala yun. So, apo, yung mga ano, kakulangan sa tulog, 5 hours, 6 hours, or a couple of nights, sa susunod na mga araw, tataas na yung ano, sleep drive naman yung tawag. Yung kagustuhan ng katawan para matulog. Parang nagugutom na yung katawan din sa tulog. So, pagdating ng weekend, ano, mahaba yung tulog na nakukuha. May mga ganun po na it will be effective, pero kung weekly na ginagawa yun, in the long run, hindi rin maganda sa kalusugan natin. Gusto kasi natin, consistent yung sleep habits. May tinatawag po tayo na circadian rhythm or yung internal body clock. Yung alam ng katawan natin kung anong oras matutulog saka anong oras magigising. Kailangan consistent yon, parang oras ng trabaho. Yung iba, papasok sa trabaho 8 to 5, dapat yung tulog din natin nakaschedule mga 10 to 12. Ah, sorry, 10 to 6. 10 to 6. 10 p.m. to 6 a.m. Consistent dapat yun. And pag meron na at consistent na deprivation ng sleep, yun nga, 5 hours lang. Pagdating sa weekend, mataas yung sleep drive, matutulog ng matagal. Ang nagiging problem dun, kinabukasan, hindi na tayo antukin dun sa normal na oras kasi nagising tayo ng tanghali eh. Pag nagising tayong tanghali, mas late din tayo makakaramdam ng pagkaantok. Usually, ang cycle niya nasa 16 hours na gising tayo and 8 hours na tulog yung alam ng katawan natin. Okay. Doc, may mga listeners and viewers din po tayo na mga graveyard shift. Mm-hmm. Especially yung mga call center agent, yung mga guards po natin. Bakit, Doc, ganun, no? Iba pa rin talaga yung tulog natin sa gabi. Kasi sa kanila, kahit matulog na sila ng buong araw, wala, Doc, pagod pa rin talaga sila. Kasi iba ang sinasabi nila, pagod daw po dahil, kumbaga, iba pa rin yung tulog natin sa gabi kaysa sa umaga. Yeah. Ano yan? Yung body kasi natin talagang may mga tawag cues. No? Nagsasabi kung umaga o gabi. So, pag sa shift work, yan yung isa sa favorite topics ko ngayon kasi ang dami nagpapakonsult talaga dun sa mga graveyard shift. Una, ipapansin nila sa simula ng shift nila, mga unang first day, second day, hirap silang matulog. Tapos, third day, fourth day, fifth, nakapag-adjust na, okay. Ang problem, nagsisimula yung problema kapag rest day nila. Pag rest day kasi they have social commitments, so family commitments, so nasisira yung time ng tulog nila. Nagiging gabi ulit yung tulog. So, mag-a-adjust na naman yung katawan for 2 days. Then again, pagpapasok sila, sira na naman yung cycle. So, hindi na-establish talaga. Yung pinaka-logical way dyan is kahit rest day,
susundan pa rin yung oras ng tulog nila as if may trabaho. Though it will be it's really challenging dun sa mga ano natin, kababayan na graveyard shift. Yung ginagawa naman na advice din kapag hindi pwede yun, paglabas sa umaga, pag out nila sa office, dapat i-avoid nila yung bright lights, yung sunlight. Naka-shade sila paglabas sa office, o kaya yung pagdating sa bahay, hindi maliwanag yung ilaw, huwag yung white light, dapat dim lang. Okay. So, i-simulate nila na gabi pa rin sa kwarto, sa bahay, para ma-recognize ng brain. Opo. Yung melatonin kasi, hormone yun, one of the popular sleep hormones po, no? Lumalabas siya sa katawan kapag madilim. Kapag maliwanag, hindi siya isa lalabas ng katawan. Eh, talaga ba? Ngayon ka na nalaman yun, Dok, ha? So, mas effective talaga siya ang gamitin kapag madilim, Dok? Opo. Yung supplement, we advise it not really immediately before sleeping. Mga 1 to 2 hours bago matulog kasi it will take time para mag-effect sa katawan natin. Oh, okay. Dok, meron pang isa pang question from our netizen. Hirap. Okay, ito yun, Dok, yung sinasabi natin kanina. Hirap po ako sa pagtulog, nagigising ako sa madaling araw, hanggang sa hirap na daw pong makabalik ulit sa tulog. Dok, ano ba yung pwede natin gawin po sa ganitong setup? Or ganitong pangyayari po, Dok? Yes. Sa mga viewers natin and listeners, yung pagising sa madaling araw o sa gitna ng tulog natin, it's normal. 2 or 3 times tayo pwedeng magising. Ano siya, considered a survival instinct natin ng brain. Kasi, di ba, dati, wala pang mga bahay sa mga caves pa. So, talagang may time na magigising to check the environment for any threat. Uh-huh. Ang key natin na gagawin, huwag mag-alala na, uy, nagising ako. Baka may tumatakbo ulit sa isip nila na gagawin the next day or mga worries. Set it aside. Tapos, tulog lang. Kalma lang sila. Kung yung isa sa most effective na advice na binibigay namin, kapag nainip ka habang nakahiga, no? Habang nainip ka na hindi ka makatulog, hindi pa ready yung brain and yung body natin na matulog. So, you have to get up and do something relaxing. Get away from the bed kasi ma-frustrate lang tayo. Mag-focus ng anxiety na hindi pa makatulog. So, get up, yun. Mag-meditate, magdasal, do journalings, matinig ng music, basa ng mga printed materials. Tapos, pag medyo ready na yung katawan, nag-settle down na, that's the time na higa ulit sa kama para matulog. Okay. And Doc, minsan alam nyo, nakaka-pressure din yung tinitignan po yung orasan bago matulog. Ako, ayoko yung ganun, Doc. Minsan iniiwasan ko yung orasan. Hindi din ako naglalagay ng orasan, Doc, sa kwarto. Ito ba? Mabuti nabanggit nyo yan, very effective, very powerful yung ano natin, yung clock sa kwarto kasi it will create anxiety. Ako, 3:30 na, hindi pa ako makatulog. Yun nga, Doc. Eh. Opo. Ina-anxiety ako, Doc, kahit kunyari, ayan, alas stress na, parang pipilitin ka sa hindi ako makatulog, Doc. Tanggalin dapat natin yung relo dun sa paningin. Not necessarily sa kwarto. Opo. Ang kwento ko dyan sa mga pasyente na pag tumitingin sa relo, parang nagba-basketball na nag-free throw tapos may mga crowd na nagbubu sa'yo, nagpapa-affect. Tama, Doc. So, pag nainis ka, lalo kang hindi ma-shoot yung free throw, ganun din yung sa pagtulog. Pag nainis ka na din sa sarili mo, hindi ka lalo makakatulog. Tama, Doc. Okay. And, Doc, meron pang isang question. Anong ginagawa? Si Aborke. Yung pag-inom po ba daw ng gatas ay effective? Yes, effective po yung pag-inom ng gatas. Yung warm milk, mga cheese, saka mga nuts. Meron siyang tinatawag na tryptophan, yung component, it will help us sleep.
meron din yung mga populars, di ba? Aside from melatonin, yung mga chamomile tea, mga valerian root. May mga claims na nakakapag-improve siya ng pagtulog. It can be used, especially kung effective dun sa individual. Pero hindi siya yung sigurado tayo. Kasi kung merong tanhe dun sa hirap sa pagtulog, yung mga may issues, hindi maging sapat yung mga supplements natin. Ayun. Okay. Ito pa, Doc, meron pa pong last question galing sa ating netizen. Ayan. From Violeta Kalumbiran. Ano po bang dapat iwasan at kainin upang makatulog ng mahimbing sa gabi? God bless you all. Sabi po ni Ma'am Violeta Kalumbiran. God bless you, Shari. God bless. Kasama ko dun sa God bless. Yung una, pagkain natin muna, 2 hours before sleeping, dapat wala para ma-relax yung sikmura natin. Mahirap yung pagkakain, tulog agad, higa. Pwedeng magkaroon ng reflux, yung aangat yung stomach contents dun sa chest, tapos magigising tayo kasi parang may maasim o nasusuka tayo na pakiramdam. Yung pangalawa, iwasan yung kape, tea, and yung mga soft drinks na merong caffeine dahil ito ay magsasahi ng pagkagising natin. Yung mga pagkain na ayaw natin, yung mga caffeine, saka yung sobrang busog sa gabi. Iiwasan din yung activity na exercise just before sleeping. Pwede mga late afternoon or early evening, pero right before sleeping, tataas yung adrenaline kasi natin kapag nag-exercise. So, medyo mahirapan tayong makatulog. Isa sa pwede natin gawin din para mas mahimbing na makatulog sa gabi, quick warm bath, it will lower the body temperature para mas makatulog tayo. Pero Dok, ngayon ang hirap mag-warm bath talaga, sa totoo lang. True. Ang init talaga, Dok. Ang init kasi paglabas mo, okay. Pag nando ka sa loob ng kwarto, paglabas mo, mainit. Wala na, mainit na. Okay. Dok, tsaka isa rin maganda dyan, yung binabawasan din natin yung kape natin. Yes. Owawa coming from you, ah. Andun yung kape. Opo, kasi nung Holy Week, tinry ko ng 1 week na walang coffee. Ang sarap ng tulog ko sa gabi. Oo, hahat-choco lang ako sa umaga. Tapos, yun na yung tapos wala ng kape. Siguro yun yung pinang-sacrifice ko nung Holy Week, walang kape. May talaga. Chance. Oo. Yun tapos, yung nilay-nilay mo. Oo, ang sarap talaga. Ang sarap sa feeling na lagi ako inaantok nung Holy Week. Na taliwas naman sa araw pang araw-araw ko. Kasi hirap talaga ako makatulog eh. Yung coffee is not really bad para sa atin, no? Pampagising talaga siya, we advise not to take it after 2 p.m. Pwede siya 1 to 2 cups sa umaga o tanghali, pero pagdating ng hapon, huwag na tayong uminom kasi nandun yan sa katawan natin mga 6 hours. So pagdating sa gabi, nandun pa, madedelay yung sleep onset. So nagsistay pala siya ng 6 hours sa katawan natin. Dok, ito naman, ano yung, bakit po may mga taong nagsisleepwalk? Oo. Yung mga sleepwalking, yung sleep-related movement disorder. No? Merong mga nagsisleepwalk, merong mga sinusundok yung katabi nila sa kama, hindi okay. Ay, hindi, gumaganti lang yung dok pag ganun yung nanununtok. Ala, binabangungot ka. Sinasampal na. We see them sa mga sleep-deprived individuals, chronically sleep-deprived, yung talagang hindi sapat yung oras ng tulog na nilalaan, saka dun sa mga irregular yung sleeping habits. Minsan may tinatawag yung hip-flick jerk, yung parang nahuhulog tayo sa... Ayun nga, okay, parang nahuhulog sa building. Napapasipa tayo. Yan, irregular sleeping habits, saka yung insufficient sleep. Dahil, again, babalik tayo dun sa stages ng sleep. Nalilito yung brain sa kakatawan natin, hindi sila nagkakaroon ng ugnayan.
nasa rapid eye movement sleep tayo or sa deep sleep, so paralisado yung katawan, pero biglang nagkakaroon ng miscoordination yung katawan sa utak natin, so nag-act out tayo nung dream natin. Yun yung mga nag-sleepwalking. Ayun. Doc, may question din po dito. Kung may kinalaman daw po ba yung hirap na pagtulog sa mental health po natin? Mm. Definitely connected po yan. Yung isa sa mga immediate effect ng sleep deprivation ay yung pagiging prone to depression. No? Irritability nga nagsisimula, tapos affected tayo sa mga maliliit na bagay. So, if you have good sleep, di ba, mapapansin nyo, pagkagising, uy, hello world, kamusta na? Ito na ako. Kapag, kulang sa tulog, pangit yung tulog, ano ba yan? Ito na naman, yung tatrabaho na naman ako, gigising sa umaga. Pare-pareho yung ginagawa, naging irritable tayo. It has a proven and definite relationship dun sa mental health, yung pagkakaroon ng sapat na tulog. Okay. Doc, meron po bang proper posture para po sa tamang pagtulog? Tamang yung paghiga? Yung pinaka-appropriate po, yung lying on our back, nakatihaya. Tapos yung iskaunan lang, yung gamit natin. But in some individuals, nakatagilid, pwede na. Okay, kung ano yung comfortable, pero wag masyadong alanganin yung unan kasi pwedeng sumakit yung leeg, pagka-stiff neck, pagka-gising, tapos pag nakatagilid din, at pwedeng sumakit yung balikat. Marami pong senior citizens na patients na masakit yung balikat, yun pala pag natutulog, nakatagilid sila. So, depende sa nagiging habit ng individual, but yung pinakamaganda pala talaga, lying on our back. Laging nakahiga talaga. Oh, higa talaga. Ako kasi laging pa-side eh. Okay lang ba yun? Ako tas may dantay. Oh. Ako dapa. Ako dapa. May mga ibang tao na nakasanay silang nakaside or nakadapa kasi baka merong risk para sa sleep apnea. Okay, dun sa paghihilik. So, yun po, learned behavior ng katawan natin. Kaya tayo nagsaside o dumadapa. Alam ng katawan na and brain, unconsciously, na mas na mahinding yung tulog natin sa ganong position. So, personal advice ko po doon, kung anong position man yung masaya kayo, hindi natin talaga papakialaman basta maganda yung gising. Ayun. Tsaka, Doc, lagi namin sinasabi ito, ang hindi enough na sleep talaga ay medyo nakakahagard talaga ng itsura, Doc, no? Lalong-lalo ng eye bags. Nagre-reflect talaga sa face. Oo, pagkulang talaga sa tulog. Yes, yung sa itsura pa, yung eye bags, tapos yung galaw natin, no? Apektado talaga. Okay. Kung adequate yung sleep, you feel better, you look better, po, no? Then you do good things better talaga, eh. Mas maraming energy kapag natutulog. Yung isa sa mga wrong na napakinggan ko for the past month. So, yung basic kasi, yung sleep, napapabayaan natin eh. Now, yung the basic things are the ones most often forgotten or neglected. Yung kasama na yun, yung pagtulog natin. Ayun. Doc, naka 1 hour na tayo. Sabi ko sa'yo, mabilis lang to, Doc, eh. Bilis naman. Makabitin. pero, Doc, saan po ba namin, sa mga nais pong bumisita sa inyong tanggapan, saan po ba nila kayo mahanap? Yung mga hospitals ko po, sa Perpetual Health Medical Center Las Piñas, meron din ako sa Manila Doctors Hospital, East Medical Center Patero, saka Medical Center Taguig. Ayan. Doc, ha, papupuntahin ko dyan yung cameraman ko. Napakalakas humilik nun. Hindi kasi, Doc, medyo nag-worry kami sa kanya. Kaya sinasabi namin na manood ka nung segment namin na ganito kasi magiging guest nga daw po namin kayo. Kaya malaking tulong po itong pag-guest niya sa amin, Doc, lalong-lalo na sa mga listeners and viewers po natin na nakarelate po at marami silang nalaman mula sa inyo, Doc. Patungkol po sa kanilang paghirap sa pagtulog, yung malakas na paghili. Kaya thank you very much po, Dr. Rodolfo June Dizon.
Ayan, Doc. Thank you very much po. Then, mm-hmm. Ano ko lang, pwede pong sa yung Facebook page ko lang po, yung Dr. June Dizon, mm-hmm. Full Mo Sleep, pwedeng mag-message po sila doon for any concern, lalo na yung sa schedule sa clinic. Ayun. So, message nyo lang si Doc June Dizon kung nais nyo pong magpa-schedule. Pero, Doc, meron po ba kayong last message po sa ating mga listeners and viewers ngayon regarding po sa pagtulog? Yes. Wag nating kalimutan na bigyang importansya yung pagtulog. Sinasabi nga, sleep is essential for health. We have to provide adequate time doon sa pagtulog, pati yung silip-tulogan natin, we have to invest on it. Madilim, tama yung temperature, saka yung komportable yung kama natin pagtiga sa kaunan. Ayun, okay. Thank you, Doc. Next time ulit, Doc, i-guest po namin kayo. It's anytime po. Basta kayo. Ayun. It's a pleasure po. Maraming salamat. Maraming salamat po si Dr. Rodolfo June Dizon, ang sleep specialist po and president po ng Philippine Society of Sleep Medicine. Salamat po, Dr. June. Thank you, Doc. Mabuhay po kayo. Thank you po, Shari and Mama Michelle. Ayun po. Salamat po. Ayan. Ang dami nating natutunan today kay Dr. June Dizon. Siyempre. Yes. Hindi makakompletong programa kung walang Grand Adult Diapers. Cause grandparents are grand winners with Grand Adult Diaper from Megasoft Hygienic Products Incorporated. So, meron po tayong medium and large. Ayan, hawak po ni Shari yung large. Ayan. So, two sizes po tayo. Ayan, perfect. Parang sarap na matulog. Yung perfect na perfect po yan sa mga lolo at lola natin. At syempre, mahanap po ito sa mga leading supermarkets nationwide. Hanapin nyo lang po ang Grand Adult Diapers. Ito pong large size ay merong plus one. Gayun din po ang medium. Yes. Yes. So, bisitahin nyo po ang inyong mga pinakamalapit na grocery store at bumili na ng Grand Adult Diapers. And maraming salamat po ulit, Dr. June Dizon. Isang sleep specialist. Nasa screen po ninyo, mga kapatid, yung mga clinic na maaari nyo pong bisitahin. At yung kanyang, ang kanyang official Facebook page po ni Dr. June Dizon para po sa mga nais pong magpakonsulta at magpa-schedule po kay Dr. June Dizon. Ayan. Maraming salamat, Dr. June. Sa mga nahihirapan makatulog, mga kapatid, kung may kakilala kayo, isuggest niyo po itong topic po na ito sa kanila para pumapanood po nila ito. At marami po silang matutunan kung may kakilala kayo o kung inyong mga kaibigan, kaanak na nahihirapan sa pagtulog or grabe kung humilek. Ayan, isuggest niyo po si Dr. June Dizon at ang segment po na ito ng Bardagulan Serya. Thank you very much, mga kapatid, sa mga sumubaybay po ng Wanted sa Radyo. And bukas po muli, ako po si Shari Romani sa magandang hapon po. At ako naman si Maricel Tulfo Tungol. Bukas po muli, 4 to 5 p.m. dito pa rin sa Bardagulan Serya.